Good afternoon. Sir Stephen, babati lang ako ah. Merry Christmas, advance. Advance Merry Christmas ha. Oh, advance Merry Christmas sa lahat. Oh, pagkatapos nito, bigyan niyo kami ng pamasko, umorder naman kayo. Ha, ng Uniview. Tapos tsaka namin kayo bibigyan ng konting ano, aginaldo, ha? Hanggang Valentine's Day. Okay? This is who is going to present the Uniview Tech Training today? No other than the president and owner of Ofisco. Ganyan kayo sa ka-special. Ako eh sisingit-singit lang diyan, mamaya. Okay? Pamabawasan na yung pangungulit niyo sa akin ng tanong Uniview, maganda ba ganito? Maganda. Ito malalaman niyo after this presentation. Okay? Thank you and we welcome you to this Uniview of Ofisco Tech Training Installation Configuration and after this, it's time to order, guys. Thank you, Sir Stephen. Okay, magandang hapon sa lahat, no? So, yung training natin ngayon tungkol sa technical, ito, share ko na yung screen sa inyo. So before pala tayo magsimula, i-mute ko muna lahat ng participants. Then after every topic, pwede nyo i-unmute yung sarili nyo kung meron kayong question before tayo mag-proceed sa susunod na topic. So any questions will be entertained. So wag na lang kayo mahiyang magtanong. So start na tayo. Okay. So ito yung outline ng presentation natin. So KB, didiscuss natin yung POE, yung compression. Tapos papakita natin yung mga IP camera series ng Uniview, NVR, pati yung mga software. Tapos kung ano yung mga best practices na kailangan natin for IP CCTV. So, sa cabling, ito importante to kasi dito mag-aano yung quality ng camera natin eh. So dito, pwede tayo gumamit ng Cat 5E, Cat 6, or kung masyadong malayo na, fiber optic cable. Ito yung itsura ng Cat 5. Ito yung internal ng Cat 5. So most probably lahat naman familiar na siguro sa Cat 5. Dahil ginagamit din natin siya sa mga analog. And also, ginagamit natin siya for network para ikabit ang DVR or NVR pumunta sa router para magkaroon siya ng internet connection. So, ito yung Cat 6. So, kung mapapansin nyo, magkaiba sila ng Cat 5. Meron siyang filler sa gitna. So, ito yung table ng mga kategory ng cable. May Cat 5, Cat 5, Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, tsaka Cat 8. So tayo, ang madalas lang natin marinig is yung Cat 5E, tsaka Cat 6. So kung titignan nyo yung Cat 5E, mali yung nakalagay dito. Itong may bilog na iniikutan ko ng laser. Dapat 200 MHz to. Yung based dun sa standard niya, no? 200. So kung makikita mo, itong ang ibig sabihin ng 10 base T, tsaka yung 100, itong 10 base T, 10 megabits per second. Tapos itong 100 base T, 100 megabits per second.
Tapos yung 1000 base D, ito yung 1 gigabit per second. So kung mapapansin nyo, yung Cat 5e na 200 megahertz, ay niya na ma-achieve yung gigabit. Tapos yung Cat 6, 250 megahertz, kaya niya maabot yung 10 gigabit per second, pero limited lang siya sa 35 meters. So kung more than 35, hindi niya na ma-achieve yung 10 gigabit. So kung gusto mo ma-achieve yung 10 gigabit, kailangan na natin gumamit ng Cat 6A. So usually, sa mga backbone natin, kunyari switch to switch, pwede tayo gumamit ng mas magandang kable or depende dun sa dami ng camera natin. So, eto sample ng sample to ng kable na meron kami. Ang brand niya is RM. So kung makikita mo, Cat 5e, 200 megahertz yung frequency. 4 pairs, gauge 24. Tapos itong Cat 6 naman, 250 megahertz, gauge 24. So ito yung pure copper to, standard talaga siya na kable. So ito yung parang pinaka-importanteng kailangan natin malaman kung magkakabit tayo ng IP camera. So usually Cat 5e, pwede na. Hindi na natin kailangan gumamit ng Cat 6. So Cat 6 pwede natin gamitin yan for mga backbone. Ito naman yung sa, siguro kilala rin itong brand na to, yung Belden. Kung titignan nyo, halos same specs lang sila ng ano, nung RM. Ito, Cat 5e, 200 MHz. Yung itong may pointer na pula sa baba. 200 MHz. Tapos, dito sa kabila, gauge 24. So, yan yung Cat 5e. So, sa Cat 6, ganun din. 250 MHz. Gauge 24. Pinakita ko lang sa inyo na same category lang yung RM, Belden, tsaka yung mga panduwit, no? Then, before tayo mag punta dun sa ano, sa susunod na topic, meron pala kayong mga questions? Before tayo mag-proceed dun sa susunod, pwede nyo i-unmute yung sarili ninyo kung meron kayong tanong. So kung kaya nyo ba i-unmute yung sarili ninyo? Kaya, kaya, hindi. Ayan, so kaya nyo na i-unmute yung sarili ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Sir Steven, ganito. In your experience sa IP, ano yung maximum, no, length or distance of the camera na pwede pa ang IP to NBR? So, basically, ang general situation. So basically, kung basic na switch lang gagamitin natin, IP camera to NVR, the standard na setting is 100 meters. So ngayon, meron, kaya lang si Univue, meron siyang high power na POE. So kaya natin mag-support ng 250 meters na distance. So mamaya, ipapakita ko sa inyo, meron din tayong mga diagram. Papakita natin yung layo na pwede natin ilatag from camera to POE NVR, camera to switch. So, hello. Pero nawawala ang signal. Sa atin ba yun? Sa kanila? Kapag
So, meron pa kayong questions before tayo mag-move dun sa susunod? Kung wala nang questions, pwede na tayo mag-move sa next na topic. So, yung ano natin ngayon, next topic natin is tungkol pa rin sa kable to. Copper clad aluminum or CCA. Siguro naririnig nyo to. Ito yung mga murang LAN cable. So, ito ba dapat yung piliin natin or pure copper? So, kung makikita ninyo, yung mga ibig sabihin ng CCA, aluminum talaga yung wire niya. Tapos nilagyan lang ng parang copper coating. And ito yung ngayon sa kanan naman, ito yung pure copper. So, ang kable bago siya matawag na Cat5E, Cat6 or Cat6A, kailangan pure copper siya. So kung CCA siya, hindi mo siya matatawag na Cat5E, Cat6 or Cat6A dahil bagsak yung ano niya, hindi siya pasado doon sa standard. Then ito yung binanggit ko, no, hindi sila pasado. So kung copper clad aluminum ang kable mo, hindi siya pasok doon sa standard. Ngayon, bakit delikado yung copper clad aluminum? Kasi since aluminum siya, hindi siya pwedeng gamitin sa power over ethernet. So may possibility na baka masunog yung kable dahil mas mababa yung capacity niya na mag-hold ng current. Tapos yung signal loss din sa aluminum siya, konti lang yung mailatag mo, babagsak na agad yung signal. Tapos pangatlo, mabilis siya masira yung pinaka-wire. Yung next naman, pwede tayong gumamit ng fiber optic. So kung meron tayong kailangan ilatag na more than 250 meters, like 500 meters, 1 kilometer, or 2 kilometer, pwede tayo gumamit ng fiber optic for single mode. Ito yung single mode, yan. Pwede siya sa malayo. Yung multi-mode naman, pang malapitan. Pero ito, bihira natin gamitin kasi una, mas mahal yung fiber niya. Tapos, maikli lang, hanggang 500 meters lang yung maximum na pwedeng ilatag sa kanya. So, ganito yung itsura ng fiber optic. Tapos ito yung tinatawag na media converter. So, ikakabit natin dito yung sa port yung fiber. Pupunta dito sa kabila. So, kung magpatakbo ka man naman 1 kilometer, dito sa LAN port naman, dito masasaksak yung papuntang switch or IP camera. Then na mag-uusap na yung dalawa kahit malayo. Ngayon, ano ba ang magdedetermine ng bandwidth ng fiber optic natin? So, ang magdedetermine nun yung media converter na ikakabit. So, kung 1,000 Mbps ang ikakabit natin, ang ibig sabihin nun, 1 gigabit per second, 1 gigabit ang network natin. So, kung nagabit ka ng 10,000 Mbps, 10 gigabit na yung network nyo. Kaya lang, syempre, kung mas mabilis, magiging mas mahal yung equipment natin. So, kung hindi tayo gagamit ng media converter, pwede tayong gumamit ng switch na mayroong SFP. Tapos, gagamit tayo ng SFP module. So, kung single mode module dapat gamitin. Kung multi-mode ang fiber natin, multi-mode din ang gagamitin natin. So, meron ba tayong question bago tayo mag-proceed sa susunod? Meron kayong question? Okay, so kung wala, pwede tayong mag-move na. So, itong advantage ng IP sa analog. So, meron siyang POE. Power over Ethernet. So,
Ang ibig sabihin lang nun, doon sa isang kable ng Cat 5, doon na tumatakbo yung power natin. Video, audio, tapos pati PTZ control. Lahat nandun na sa isang kable na yun. So, ito yung ano natin, advantage niya. So, itong pinapakita ko sa inyo, ito yung standard natin sa RJ45. Meron tayong dalawang klaseng color coding na sinusunod. So, since straight connection lang ang ginagamit natin, pipili lang tayo ng isang color coding. Kung 568A ba yung gagamitin natin or 568B. Ngayon, dito sa POE, meron tayong dalawang klase. Mode A tsaka Mode B. So, sa Mode A, makikita ninyo na yung power, ini-inject niya doon sa pin 1236. Tapos yung sa Mode B, ginagamit niya yung 45 for positive and 45 for negative. Ngayon, ito yung question ni Sir Bert kanina. So, gaano ba kalayo ang pwede natin ilatag na Cat 5 from POE and VR papuntang IP camera? So, kung gagamitin natin yung UniView na NVR na POE, na may built-in POE, kaya natin maglatag hanggang 250 meters maximum. So, yun yung kaya niyang ilatag. So, ito yung sample ng POE NVR natin. Tapos, ito yung mga sample ng camera. So, yung POE natin, kaya natin i-support yung mini PTZ. So, ito yung mini PTZ ni UniView. Kaya niya i-support ng POE. So, maximum of 250 meters. Kailangan i-activate lang natin dun sa NVR yung extended mode. Tapos, ito yung actual sample. No? So, kung makikita ninyo, yung yellow wire, ito yung wire na kumunik papuntang IP camera. So, dyan na dumadaan yung power papunta sa camera. Tapos yung signal ng video, tsaka audio, dyan na rin dumatakbo. Ngayon, itong wire naman, ito yung one port natin na i-connect natin sa router para magkaroon ng internet yung system at ma-view mo siya sa labas. So, pag POE and VR ang ginagawa natin, dedicated yung network natin. So, ibig sabihin, lahat ng IP camera natin, nakakonect lang siya sa NVR. And, pag kinonect mo siya sa router, nakadedicated network lang siya. Hindi siya nakahalo sa iba. So, ito naman yung non-POE. Ibig sabihin, nung non-POE, yung NVR natin, wala siyang POE port. Meron lang siyang isang LAN port. Tapos, kailangan mo ng POE switch. So sa NVR, gaano ba kalayo ang pwede natin ilatag na wire papuntang switch? Ang maximum natin 100 meters. 100 meters lang ang pwede natin ilatag. Ngayon, kung switch to switch naman ang ilalatag natin. So kunyari yung building yung switch number 1 mo na sa building A, tapos building yung switch number 2 mo na sa building B. So 100 meters lang ang pwede natin ilatag diyan. Ngayon, kung kailangan naman natin maglatag ng sabi mo, 20 kilometers na fiber optic. So, from switch to media converter, 100 meters ulit ang maximum. Tapos, yung switch naman to IP camera, kung gagamit tayo ng ordinary switch, tulad ng mga TP-Link, 100 meters lang ang pwede natin ikabit dyan. Ngayon, paggagamit tayo ng yung mga high power na switch tulad ng mga UniView na kaya niya mag-support ng extended distance, maximum nun 250 meters. So,
So, ito yung sample ng diagram. So, meron tayong NVR. Koconnect natin sa router kasi isa lang yung LAN port niya. Then sa router naman, koconnect natin papuntang switch. Then yung POE switch, doon natin kinoconnect yung mga camera. Siya doon na yung magpapower up sa lahat ng camera natin. Ito yung isang actual connection. So, yung NVR, kinoconnect natin sa switch. Tapos yung kulay yellow wire, yan yung nagkoconnect ng camera natin. Then yung blue wire, yan yung papunta sa router. So, kung ganyan ang setup natin, nakahalo tayo. Ang camera natin nakahalo lahat sa kung ano man net, ano man meron tayong network device tulad ng computer, cellphone, lahat nakahalo tayo sa combined network. Itong sample na isa naman, dalawa yung LAN port ng NVR natin. So, meron siyang isang WAN port. Yan yung kulay blue na wire, koconnect natin sa router. Tapos meron siyang isang LAN port. Ikoconnect natin. Yan yung kulay green na wire, papunta sa switch. Then, yung yellow wire, yan yung papunta sa mga camera. So, dedicated network siya. Ibig sabihin, ang naka-expose lang sa network nyo, yung NVR lang. Tapos lahat ng IP camera nandun siya behind the NVR. So hindi nakahalo yung net, hindi nakahalo yung mga IP camera sa network. Dedicated network siya pag ganun yung setup natin. Ito naman, kung gumamit tayo ng medyo mas high-tech na switch, yung mga layer 2 switch or layer 3, pwede nating gawin yung virtual LAN. So kung kailangan niyo lang, pwede nating gawin 'yan. So ito ulit yung gigabit media converter. Ito yung actual setup niya. So from yung kulay green na wire, yan yung wire papunta dun sa media converter. Tapos itong black na wire, ito yung fiber drop wire. Papunta naman dun sa switch. So example yan, kung malahaba itong fiber optic nyo, nangyari 2 kilometers, aabot din yung signal dyan kahit malayo siya. So, ang isang option din, kung ayaw niyo gumamit ng fiber optic, kung meron direct line of sight, pwede tayo gumamit ng mga wireless antenna. So, point-to-point networking ang gagawin natin. So, meron ba kayong mga questions before tayo mag-proceed dun sa susunod? Yes, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. TechVision Pro. Question lang, sir. Yung pag-terminate ba yung term nung sa fiber optic? Yung media converter? Yung cable mismo ng fiber optic, di ba i-coconnect mo sa media converter? Termination ba tawag doon, sir? Yes sir, i-coconnect mo. Anything na itutusok na terminal. Hello sir? Yes sir. Narinig mo ako sir. Hello sir, good afternoon. Yes sir, good afternoon. Yes sir, this is Jonas of TechVision. Yes sir. Question ko lang po sir, yung media converter, kailangan ka ng gamit, no? Tools para i-terminate yung fiber optic cable dun sa media converter. So, ano sir yung tool na yon sir? Meron tayong mga mechanical na tool eh. Kunwari, nagdepende sa doon. So, kailangan sa, meron ka? Yes sir, kailangan meron ka. Una, meron din nabibili ng mga ready-made na fiber optic. Meron mga 100 meters, 200 meters na meron na siyang
built-in na ano? Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Narinig mo ako, sir? Wala yung signal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yung connector, merong mechanical connector na... Sir, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Wala. Narinig ko kayo, sir. Bali yung pinaka fiber optic, meron tayong nabibili na ready-made na may built-in na connector na. So pag may ganun yung nabili nyo, tutusok nyo na lang. Ngayon, hello, po, sir. Hello? Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello sir, paki-ano na lang sir. Type niyo na lang yung question niyo sir, tapos sasagutin namin kayo mamaya. Yes sir, yes sir. So, may problema lang tayo sa connection. Narinig niyo ako, sir. Link. Didinig niyo ano? Okay. Diyan. Ah, didinig niyo. Copy sir, narinig ko. Actually, naririnig namin kayo. Dinig, malinaw. Pakitanggal yung cotton buds. Joke lang. Anyway, kung ano man yung questions na hindi masagot, nandiyo nando sa chat messages, it will answer later. Okay? If you have questions now, you can vocalize. Say it verbally. It's okay. Thank you. Okay, sir. So, kung wala ng question, sir, magpo-proceed na tayo, sir. Okay, sir. Sige. Sir, yung tungkol sa fiber, sir, sasagutin lang namin kayo mamaya, sir. Pag medyo maayos na yung linya, napuputol yung linya, sir. Sir, pwede po magtanong? Ay, yes, sir. Yes, sir. Ano sir, po? Roy Austria ho. Okay na. Yes, sir. Go ahead. Sir, tanong ko lang. Yung mga IP cams na kinakabit sa mga roadsides, ano usually ho yung ginagamit niya? Antena na ba yan, sir? Or mga fiber optics pa rin? Yung mga sa barangay, yung mga ganun, sir? So, yung question mo yan, sir, magiging depende yan sa, ano, sir, sa installer, sir. Kung anong method yung gusto mong gamitin. Kung yung wireless kasi, sir, mas mabilis siyang i-deploy. Kasi pag nagtayo ka lang ng antena, tapos punta ka rin sa kabilang dulo, tayo ka ng antena, interconnected na. Unlike yung fiber, kailangan mo talaga ng manpower para itakbo yung cable na yun from point to point B. So, kung connection reliability yung pag-uusapan, yung wired pa rin ang mas okay tulad ng fiber optic. Kasi ang wireless kasi sir, kung medyo bad weather tayo, apektado may hangin niyan eh. So yung decision kung anong gagamitin sir, it will all depend on the installer designer eh, kung ano yung gusto gamitin sir. Yes sir. I see, thank you sir. Follow up question lang, iniisip ko lang paano ang ano niya source of nung power nung camera, saan kinukuha? Kung sa poste natin i-mount yung camera natin, usually magkailangan natin ng 220 na power source doon sa papunta doon sa pinaka poste. So saan tayo kukuha sir? Siguro ipapaalam kung barangay yan, papaalam natin sa barangay kung saan tayo pwede mag-tap ng 220. Then pagdating doon sa box natin, nandun yung mga POE switch, nandun yung mga equipment natin, sir. I see. Okay, sir. Thank you. Yes, sir. Meron pa kayong mga questions, sir? Sir, good afternoon po. Hey, good afternoon. Sir, paano po nangyari po yung fiber optic ipapatakbuhin niyo po from one building to another building? Paano po mapaprotektahan yung fiber optic? Yung fiber optic kasi meron, 'di ba? Meron yung parang ginagamit sa mga internet yung fiber to the home, yung FTTH. So
Meron niyang metal na parang nakadikit sa fiber eh. So pwede siyang aerial. Pwede siyang naka isasampay mo lang from poste to poste. Isang option 'yun. Ngayon, kung gusto mo naman, kung ayaw naman nila pumayag ng naka-expose 'yun, kung naka-underground siya, sir, kailangan mo gumamit ng armored na fiber. So kung armored 'yun, yung iba pinapasok sa tubo, yung iba binabaon na lang diretso. So, yun sir. Depende sa fiber optic na gagamitin niya, sir. I see, sir. Safe na po yung cable pag ganun. Yes, sir. Yes, sir. Thank you po. Sino po pong may question, mga sir? Kung wala na po, sir, next ano na po tayo, sir? Next topic na. So, etong ano, H.265 plus ang ginagamit ni UniView. Kung makikita ninyo yung ano, ito yung nasa left side, ito yung H.264. Siguro kung nakapagkabit na kayo ng mga camera before, naabutan nyo na siguro itong H.264. Pero kung medyo bago pa lang kayo, 265 na siguro yung naabutan nyo. So, ano ba ang difference nung dalawang yan? So, yung picture na sinesave ng recorder natin is, ano siya, parang sa computer din yan eh, kung ilang MB yung size niya. So, kung dito sa H.264, makikita mo yung bitrate niya, 8 megabits. Ito sa 8.265, 864 na lang. So, explain further, so yung 2 megapixel natin na camera, kung H.264 ka, 4 Mbps yung bitrate niya. Ngayon, sa H.265, 2 megapixel. Ngayon, pag ginamit mo yung UniView natin, na IP camera at NVR, meron siyang tinatawag na Ultra 265 or H.265 plus, 1 Mbps na lang ang 2 megapixel natin. So, kung dati gumagamit tayo ng sa isang ano, gumagamit tayo ng 4 terabyte na hard drive para i-record ng 22 days para sa apat na camera, kung H.264 technology, sa H.265 Ucode, kailangan mo lang ng 1 terabyte na hard drive para mag-record ng apat na camera at 2 megapixel. So, kung yung bandwidth ng H.264, na-reduce niya ng almost to 25%. So, magaan na yung usage ng bandwidth natin. So, ang advantage nun, using the same hard drive, mas matagal yung record na pwede natin i-record. Yung araw. Mas madaming araw tayo pwede mag-record. Tapos, yung sa networking side naman, masyadong mabigat yung load natin doon sa mga switches. Kasi very compressed na yung image natin. So, yung sa ano pala, kung 2 megapixel lang ano natin ang camera, 1 Mbps yan. Then kung 5 megapixel, approximately around 3 megabits per second ang cell 4 Mbps. Okay. Ayun, so before tayo mag-proceed ulit, sir, open ulit tayo sa ano, sir, sa mga question. Meron ba kayong question? Meron ba kayong question, sir, dun sa compression, sir? Ah, sir, good afternoon po. From Saudi Arabia po. Hello. Yes, sir. Ah, sir, yes, tanong ko lang po regarding dun sa cable. Sir, yes, pwede sir ba akong gumamit ng
Cat 6A cable, halimbawa outdoor yung camera ko. Kumbaga parang mas maganda yung quality ng cable ko at saka mas matibay. Okay ba siyang gamitin na Cat 6A outdoor camera? Yung Cat 6A kasi sir, hindi siya advisable sa parang overkill na yun sir. Actually Cat 6 nga overkill na sa atin sir eh. Kasi unang-una kung yung camera, isang camera lang papatakbuhin mo sir, tulad nung ginagamit natin na UniView. Kung pinakamataas na resolution na na camera gagamitin mo, tulad nung 8 megapixel, 4 Mbps lang sir yung kailangan mo. So, kung gagamit tayo ng Cat 6A, which is 10,000 ng capacity niya, tapos ang gagamitin lang natin is 4, sobrang overkill. Tapos, yung Cat 6A, sir, sobrang mahal ng kable niyan. So, isang roll yun yan, parang nasa 50,000, sir. So, ay, mahal pala. Ang application kasi niyan, 10 gigabit per second yan, sir. Eh. So, hindi siya advisable. Hindi siya practical gamitin, sir. Dahil sobrang mahal. Pero siya pa po. Sir, yung mga NBR na may POE, halimbawa, yung mga may 8 channel, hindi ba siya malakas sa kuryente? Kasi parang mga more than 8 ampere na yun, ang isang POE na may 8 channel. Eh. Hindi ba siya malakas sa kuryente? Yung ano natin, sir, ganito yung pag-compute natin, sir, ng power consumption. So, mabilis lang yun, sir. Una, tingnan mo yung adapter ng pinaka, tulad dito sa sinabi mo, sir, yung POE na NVR. So, kunwari, sir, 48 volts, tapos kung ilang ampere siya. So, kunyari, example lang, 3 ampere, example lang yun, sir. So, ang ano natin siya doon, sir, sabi mo, more or less, 150 watts yun. Maximum yun, sir, ha? Maximum yung pinag-uusapan natin. Pero sa actual usage, hindi tayo umaabot ng maximum. So, kunyari, sabi mo, mga nasa 80% ka lang, sabi mo, 120 watts. 120 watts watt hour lang ang ginagamit mo, sir. So, isa-isang araw, sa 24 hours, nasa ano ka lang, sir? Yes. Mga nasa 2,000 plus. 2,000 kilowatts, 2,000 plus lang yun, sir. So, more or less, mga ano lang, 30 pesos per day yun, sir. Okay po. Kasi sabi ko, malaking ampere na ang kinakain niya. Kasi bawat camera is 1 ampere, di ba? So, kung meron kang 8 camera, meron kang 8 amperes na kinakain ng... Yes sir, isip ko baka malaki na. Sinasa ko rin kay John. Yes sir, gusto yung ano naman natin sir. Ang camera naman natin, mas low power yan pagdating ng umaga sir. Ngayon nagiging mas high power lang siya pag naka-activate ng IR pagdating ng gabi. So yun yung power consumption niya sir. Salamat po, salamat po. Yes sir, yes sir. Meron pa po kayong mga katanungan? Kung wala na po sir, mag-proceed na po tayo sir. So dito na tayo sir sa ano IP camera no. So etong ano natin sir, pinapakita lang dito sa image na to. So etong full HD, ito yung tinatawag na 1080p or 2 megapixel. So ito yung resolution niya, 1920 by 1080. Tapos meron tayong 3 megapixel, meron tayong 4, may 5. Meron din tayong 8 megapixel. So yan yung actual na resolution na pagkakaiba ng mga iba-ibang megapixel sir. Okay. Ngayon si UniView, ito yung mga product lines niya. Meron siyang Dome, Bullet, tapos PTZ. Meron din siyang mga Wi-Fi products. So, makikita ninyo meron siyang 2MP, 4MP, 5MP, tsaka 8MP. Ito naman yung PTZ. Then, ito yung mga Pro Series. So, ito yung naming rule ni UniView. So, skip na natin to.
papadala naman namin kayo ng mga presentation. So, mamaya, pwede nyo rin matutunan to. So, sa camera nila Uniview, hinahati niya ng tatlong category. So, meron tayong Easy Series, Prime, tsaka Pro. So, yung Easy Series, yan yung pinaka-entry level. So, etong mga product na pinapakita ko sa inyo, ito yung mga merong stock si Office ko. Ngayon, pwede nyong i-check sa website ni Uniview. Marami silang mga models. So, kung meron kayong gustong i-check, pwede nyong tignan doon. So, ngayon, yung mga pinapakita ko sa inyo, ito yung mga on-stock na model. So, itong IPC2122, ito yung bullet natin. So kung makikita nyo, yung, ang ibig sabihin ng I21 is bullet. And yung last number bago mag-letter is itong may kulay red, itong main pointer. And yung magsasabi kung ilang megapixel siya. Kung 5 yan, ibig sabihin 5 megapixel. And itong PF40, ibig sabihin fixed lens 4mm. Tapos kung 2.8 naman, itong sa dome, F28, 2.8mm. So kung dito naman sa IPC 3232 ang nakita mo, ibig sabihin ng dome. Ngayon dito naman sa pinakakanan natin, itong IPC 2C, ibig sabihin ng T dito, ibig sabihin full color. So ang ibig sabihin lang niyan, yung camera natin meron siyang puting LED. So kahit walang ilaw, meron siyang sariling LED light na kulay puti at makikita natin na may color yung image natin. So, ito yung IR na meron si Uniview sa entry level, yung adaptive infrared. Ito yung actual na kuha sa umaga tsaka sa gabi. Etong model naman na to, ito yung 3MP dome with audio. So, kung meron kang makitang letter A, ibig sabihin meron siyang audio. So, kung ito yung 5 megapixel na series na entry level. So, kung may nakita ka 2125, ibig sabihin yung itong 5 na to, 5 megapixel siya. Ito yung sample video ng morning tsaka night. Ito naman yung 8 megapixel. So, 8 yung dulo bago magletra. So, 8 megapixel ang ibig sabihin yan. Ito rin yung sample video ng umaga at gabi. So ito yung full color natin. Ngayon, meron si Uniview nilabas na modelo. Easy Star series. So entry level din siya na Starlight. So ang Starlight kasi, kahit medyo low light siya, may kulay pa rin siya. Ngayon, ang difference niya sa Color Hunter, yung may kulay puting ilaw, ito wala siyang kulay puting ilaw. Infrared pa rin ang ginagamit niya. So, hanggat merong nadedetect na ilaw ang camera, colored siya. Pero kung totally blackout na, i-activate niya yung infrared niya, black and white image din ang kakalabasan. So, ito yung sample ng actual video. So, since may na-detect kanina, kung napansin nyo yung unang pinakita ko, black and white na yung isa. Ito, kahit gabi, basta may ma-detect siya na may ilaw, colored pa rin. So, ito yung ano niya, yung yun na sa left side, starlight image. Unlike dun sa normal na camera, magiging black and white na siya. So, ito naman, may nilabas din ng entry level si Uniview na ECWDR. Tapos, at the same time, meron na siyang SD card slot. So, meron siyang, ito yung entry level nila na WDR na may entry SD card slot. So, may dome, may bullet. Meron din na dome with audio. And ito siya. So, sa mga hindi nakakaalam ng WDR, ang ginagawa lang ng camera na yan, kino-combine niya yung dark
and the bright image and the nagpo-produce siya ng isang mas magandang image tulad na nandito sa right side. So saan ba natin 'to ginagamit? Pwede natin siya ito yung mga area, yung mga camera mo na nakatutok sa mga bintana or nakatutok papunta sa mga entrances, WDR ang dapat nating gamitin. Tapos yung SD card, para saan yung SD card slot? Pwede natin lagyan ng SD card yun. Ngayon, kung gumamit tayo ng, kung naputol yung connection ng NVR papuntang camera at may power si camera, nire-record niya lahat ng video sa SD card. And once na na-re-establish na yung connection ng camera and NVR, lahat ng recording sa SD card, ibabato na papuntang NVR. Okay, so next is the Prime Series. So, ano ba ang difference niya sa Easy Series? Meron lang siyang mga smart functions. Tulad ng people counting, face detection, defocus detection, cross line, intrusion detection, scene change. So yung cross line, actually pwede tayong gumuhit dun sa GUI ng NVR. At kung may tumawid dun, tutunog na siya or mag-a-alarm na siya, nade-detect niya. Yung sa intrusion naman, pwede tayong mag-drawing ng zone, tapos pag may na-detect siyang tao, mag-a-alarm na. Yung sa scene change, ibig sabihin, yung tutok ng camera, pinaling sa iba, mag-a-alarm na rin yun. Ngayon, yung sa object removal or abandonment, so kunyari, sa museum, tinutok na yung doon sa isang mahalagang artifact yung camera natin at biglang nawala yung artifact, mag-a-alarma na yun. So sa Prime Series, meron tayong apat na level. So Prime 1, Prime 2, Prime 3, Prime 4. So, ano ba pagkakaiba nun? Sa Prime 4, sa Prime 1, 2, 3, ang people counting na, nagbibilang siya base sa balikat ng tao. So, compared sa Prime 4, ang bilang ng tao niya, pag nagpi-people counting, nagbabase siya sa ulo. So, mas accurate yung Prime 4. Tapos, meron ding face capture yung Prime 4. So, tapos yung sa mga Prime series naman na 1, 2, 3, 4, meron siyang tinatawag na Light Hunter technology, which is similar siya sa Starlight, pero mas ibang technology yung ginagamit niya. So, mas maganda pa yung napoproduce niya na image kahit pagdating sa gabi. So, ito yung mga sample ng camera. So ngayon, ito naman yung sa people counting. Parang ito lang yung kung paano natin dapat i-install yung camera for people counting purposes. So, install lang natin siya above. 3 to 5 meters yung mounting height. Tapos medyo nakatutok siya pababa. Doon sa daanan ng tao tulad ng mga entrances. So, para mas maging accurate siya. Ito yung Prime Series. Ito naman yung fish eye. So, panoramic camera. So, sa fish eye, ito yung makikita nyo na image, itong pabilog. So, kung Easy Series lang ang gagamitin nyo na NVR, itong bilog lang ang makikita ninyo. Ngayon, kung Prime Series ang NVR ninyo, pwede nyo pang makita to. Pwede nyo katayin yung ano, yung dome para makakuha ng multiple images tulad ng dito sa right side. So, pwede lang natin gawin yan sa Prime Series na NVR. So, ito yung Prime Series, Prime 3. So, tulad ng model dito sa gitna, pag meron nakalagay na letter H dito sa model name niya, ibig sabihin yan, kaya niya mag-capture ng maximum of 60 frames per second. So, saan ba natin siya pwedeng gamitin? Pwede natin siya gamitin sa kalsada kasi yung
Ang problema kasi natin sa kalsada, kung masyadong mabilis yung sasakyan, minsan hindi na natin nakukuha yung plaka eh. So, kung ano, pwede tayong gumamit ng 60 frames per second. Ngayon, kung may mga humps naman, kahit yung 30 frames per second, pwede na. Ito yung sample image ng Prime 2, Prime 3. So, kung mapapansin nyo, kung video quality pag-uusapan sa Easy Series tsaka sa Prime Series, halos hindi naman sila ganun kalayo yung diferensya kung parehas yung resolution. Ngayon, nagkakatalo lang sila dun sa Light Hunter Series tsaka dun sa Starlight. So, ito naman yung sa Prime 3 na Light Hunter Series. Ito yung Prime 4 series natin na pang deep learning. So, ito yung may face capture tsaka people counting. So, yung face capture, lahat ng tao na dumadaan dyan sa camera, kinukunan niya ng snapshot at sinasave niya sa database. So, itong application na to, usually ginagamit na nila yan for smart city application. So, sa face survey, ganun din. Kung paano natin i-mount yung camera, meron din tayong dapat sundin. Dapat, yung position ng camera natin, kaya niya makuha yung mukha ng mga dumadaan. So, yung mounting height natin, more or less, 2.5 to 3 meters lang. Itong, ito namang camera na to, ito yung active deterrence na PTZ ni UniView. So, easy series lang siya. Then, kaya niya since mini PTZ siya, pwede siya i-power up ng POE. And since active deterrence siya, kung gabi may lumapit at naglalakad dun sa zone na minomonitor ng camera, pwede niyang buksan yung ilaw niya. Pwede niyo buksan yung sirena niya, tapos magsasalita siya na you are in the monitored area, or pwede natin palitan yung ibang sasabihin niya based dun sa menu ng camera eh. Ayun, ito naman yung mga Prime Series na PTZ. So, since mga ano na to, PTZ na, yung pag-power niyan, una, pwede natin siya gamitan ng adapter. So, kailangan natin magpatakbo ng 220. Tapos, gagamit tayo ng power adapter na provided dun sa PTZ camera. Yung second option naman, pwede tayong bumili ng high power na power injector para i-support yung power ng PTZ through POE. So, ito yung sample ng high power na POE, 65 watts. Yung normal kasi na POE switch natin, parang 15.4 watts lang, tsaka 30 watts eh. So, etong special na POE na to, 65 watts siya. Para kaya niyang i-power up yung PTZ. So, ito yung itsura niya. And meron naman tayong tinatawag na Pro Series. So, saan man natin ginagamit yung Pro Series? So, kung meron tayong mga project na gusto mo hindi mahabol ng iba, ito yung gagamitin natin. At meron siyang mga high budget. Si Uniview lang yung merong ganong specs. So, yun yung pinagagamitan yan. So, meron ba tayong question bago tayo mag-proceed dun sa... next topic? Meron ba tayong mga questions, sir? Hello, sir. May mga questions. Simon Cavalier, sir. Hello, sir. Yes, sir. Go ahead. Go ahead. Tanong ko lang, sir. Yung SD card ba na naka-install dun sa camera natin, ilang oras kaya niya mag-record? Kasi kung base dun sa ano, sa
ano natin, kaya natin mag-record ng 10 gig eh. Kung 2 megapixel yung camera natin, kaya natin mag-record ng 10 gig per day. Sir Steven, ibig sabihin, kasi yung camera, may SD card slot lang, di ba? Para iklaro natin, yes, sir, pero yes, wala siyang SD card, right? Iwalay. Bibili sila separate SD card. Hiwalay yung, ano nun sir, hiwalay yung bili nun. Bali, meron lang siyang slot, kailangan pa natin suksukan ng SD card dun. So, yeah. Ilang gig? Depende sa capacity ng SD card ang pwede natin ilagay. Kaya natin nang mag-support ng hanggang ano, 64 to 128 gig na SD card. Okay, okay. Yes, okay. Sir. Okay. Hindi, nililaw ko lang sa makikip nila kasama SD card sa camera eh. Slot lang ang kasama. Hiwalay po sir, hiwalay po. Meron pa kayong question, sir? Questions daw. Ano yung tanong kanina? Available daw ba yung high-powered POE injector, sir? O order basis? Order basis yun, sir. Usually kasi sa project ginagamit yun, sir. Yes, sir. Sa pangmalakihan, ano? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Kasi yung iba, okay, yung iba nilalatagan na lang ng 220. Kukuha lang sa nearest power source. Yes, sir. For pricing, they can request of ISCO about the dealer's price, right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you. Sir, good afternoon po. Hanggang ilang zoom po yung PTC camera po? Yung zoom, sir, depende po sa model na papipili natin. Ang pinakamataas na zoom ni Uniview sa ngayon, kaya niya hanggang 44x eh. Yes, sir. So, depende po sa model yon. Meron tayong model na 22 times, may model na 33, may model na 44. Ang pinakamababa natin, sir, yung Mini PTZ, meron siya 4X. Yes, sir. As a Steven, singit ko lang, baka makalimutan ko eh. Yung UTP cable, no? Kanyari, outdoor ang application, outdoor kinabit. Ano ba yun? Pwedeng on its own, pwede siya as outdoor cable or may protection pa siya or what? Meron ding category yung UTP na outdoor cable. UTP na outdoor, sir. May pang UTP na outdoor. Mas makunat yung balat nun eh. Ngayon kung gagamitin natin yung indoor na Cat 5, ilalatag natin sa labas, gagana din siya. Kaya lang, siyempre dahil yung sa panahon, sa araw, ulan, may darating yung time na makokorode yung pinaka-plastic niya at masisira din yung kable. Pag matagal. Ano suggestion ba? Na protection na all? Usually, kung outdoor talaga, gagamit tayo ng outdoor type, sir. Talaga outdoor? Para tumagal talaga siya. Eh kung indoor ang ginamit, sasagwa na, magtutubuan, ano? Gagana siya, sir, pero siyempre, hindi. Siguro baka masira, mga one masisira year or talaga. After 2 years, sira na, sir. Yes, sir. Sige. Okay. Sir. Good afternoon, sir. Hey, good afternoon. Tanong ko lang regarding dun sa, ano, sa indoor na cable na gagamitin pang outdoor. Kung lalagyan natin ng mga pipes, let's say, parehas lang ba ng outdoor ang magiging sitwasyon nun, sir? Kung ilalagay mo siya sa mga tubo, sir, kahit indoor na yung gamitin mo, sir, kasi meron na tayong outer protection eh. So, kaya na yun, sir. Okay, sige. Thank you. May PTC controller si Uniview. Yung sa nagtanong, meron. Okay. So, kung wala nang question, sir, balik na ulit tayo dun sa okay. Ano, sir, presentation. Yes, sir. So, eto, siguro alam na ng lahat 'to, meron tayong switch. So, eto yung mga POE switch na ni Uniview. So, meron din siyang model na 16 port and 24 port na merong SFP module. So, pwede nating ilagay ng SFP yan at pwede natin kabitan ng fiber optic. So, lahat ng switch ni Uniview, kaya natin mag-support ng extended mode, which is
from switch to IP camera is 250 meters. Ibabato yung power. So, kung sa analog, nagkakaproblema kayo, minsan malabo yung video or gumugulo na sa IP, either may video lang o walang video. Either malinaw lang o wala. Parang digital TV. So, yung mga box na ginagamit natin sa parang TV Plus, either malinaw lang ang image o walang image. So, ganun lang tayo sa IP camera. So, eto, kung nagkakabit kayo ng analog at meron pa kayong kliyente na may analog tapos gusto niya nang i-shift pa unti-unti papunta sa IP para magamit niyo yung UniView, meron si UniView na tinatawag na hybrid NVR. Ngayon, ito yung series niya. Meron tayong 302 series and 301. So, ang ibig sabihin ng 302, yung 2, ibig sabihin ng 2, dalawang hard disk. Yung 301, yung 1, isang hard disk yun. So, ano bang mga ang kaya niya i-support yung video? So, AHD, analog HD, HDTVI, HDCVI, yung CVBS, ito yung analog na basic analog camera, yung mga TVL pa yung pinag-uusapan, yung mga, ito yung mga pinakasinauna. Tapos, kaya niya mag-support ng IP camera. So, ganito yung parang network topology niya. So, kung meron tayong existing na analog, so kung gumamit tayo ng coaxial cable or gumamit tayo ng LAN cable na may balloon, kukonnect lang natin siya sa BNC ng hybrid. Tapos yung mga IP camera naman, kailangan pa rin panaanin sa network switch. So, ito yung 4-channel ni UniView. NVR301-04Q. Ang 8-channel naman niya, 08Q. So, ano bang ibig sabihin ng 4A tsaka 2IP? So, ibig sabihin, pwede tayo magkabit ng apat na analog dahil meron siyang apat na BNC switch, BNC port. Tapos, meron tayong hanggang 2 na IP camera na pwede ikabit. Ngayon, kung nasira yung apat na analog na yun, at gusto mo na palitan ng IP, pwede nating palitan ng IP yun. Kaya ang total na kaya niya i-support is 6 IP. So, yung 4 channel niya is 4 plus 2. 4 analog plus 2 IP or 6 na IP. Sa 8 channel naman, 8 plus 4. So, maximum na pwedeng IP, 12. Or 8 analog plus 4 na IP. So, yung 16 channel naman niya, 16 plus 8. So, 24 na IP ang kaya. 16 na analog plus 8 IP. So, ito yung sample na back panel ng hybrid recorder. So, kung nagkakabit ng inyong mga analog, very familiar na kayo dito. BNC port. Tapos, meron na tayong LAN interface para sa network. So, bago tayo mag-proceed sa NVR, meron ba kayong mga questions? Meron pa kayong mga tanong? Yes, sir, good afternoon. Yes, sir. Okay lang bang gamitin ng Cat 6 pagka analog camera? Lalagyan lang natin ng balloon. Kung analog kasi pag-uusapan, ang Cat 5E, enough na yan eh. Hindi na natin kailangan gumamit ng Cat 6. Bakit ba tinutulak ng ibang supplier ng Cat 6? Kasi yung ang problema kasi sa kable ngayon, yung iba, kung magtataka bakit sobrang mura, kasi substandard yun. Yung sukat ng kable niya, kahit Cat 6 na binibigay niya, baka mamaya mas maganda pa yung standard na Cat 5. So, kung standard na kable lang ang gagamitin mo, sir, Cat 5E, enough na yun. Hindi mo na kailangan gumamit ng Cat 6. So hanggang ano ang maximum distance niya, sir, pagka Cat 5E? Kung alin, sir? Sa IP? Hindi, sa analog camera po. Pag ang ginamit mo Cat 5E. Yung sa analog kasi, sir, depende kasi sa... Siyempre, una, lahat niya magdidepende sa kung anong klaseng kable yung gagamitin mo. Kung magandang kable yung gagamitin mo, standard yan.
Kung standard ang gagamitin natin sa Cat 5e, sir, gaano kahaba yung distance na maximum niya, sir? Kung dating analog, kaya umabot ng kilometro yun, walang problema, sir. Eh. Lalagyan mo lang ng mga booster yan, eh. Mga balloon booster. Eh. Pero syempre, kung sa digital, gagamitin mo ng mga booster, sir. Limited din yan kung ilang meters lang din kaya, sir. Eh. Mga, kunyari, 500, sir. Gagamit ka ng mga active din, sir. Para i-boost yung signal niya. Hmm. Okay. Sige po, sir. Kaya kung ano, sir, malayo ang latag mo, suggest ko, mag fiber optic ka na lang tapos IP camera na gamitin mo, sir. Kasi sa isang fiber, pwede ka magpatakbo ng kahit mga 50 camera, walang problema sa isang fiber optic eh, kung gigabit na yung gagamitin mo. Kasi kung gagamit ka ng analog, sa isang Cat 5, ilan ba ang pwede mong patakbuhin na camera dyan, sir? Apat lang. Isang pares, isang camera. So, apat na camera ang pwede mong patakbuhin, sir. So, dun sa IP, kung sa isang Cat 5, switch to switch, marami rin camera ang pwede mong patakbuhin, hindi lang apat. Depende na doon sa capacity ng switch na ilalagay mo, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Ano po pong question nyo, sir? Kung meron pa? Bago tayo mag-proceed dun sa ibang, ano, sir? Stephen? Yes, sir? Yeah, tanong ko lang, may passive ka ba na extender para sa IP cam? Extender ng POE at saka signal? Pwede kami mag-offer sa inyo, sir. Basta yung si Univue ngayon, kaya niya mag-support ng maximum 250 meters. Eh. From POE switch to camera, 250 meters yun. Maximum na yun. Yes. After that, kung meron ka bang bentang passive na pwede pang mag-extend up to maybe 400 or 500? Ano kami sa inyo, sir? Ihanap kami. Balikan ka namin, sir. Okay. Sige. Meron pa kayong mga question? Sir, yung tanong ko lang, meron yung NVR na pwede maglagay dalawang hard disk drive. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Paano recording nun, sir? Alternate, bale? Meron yan parang tinatawag na parang computer dati. Meron tinatawag na master tsaka slave. So, doon muna tayo sa HDD1 as a master. So, susulatan niya muna yun. Pag napuno na, pupunta na siya dun sa sleeve, sa HDD2. Pag napuno na yun, babalik ulit siya sa HDD1. Sir, cycle lang yun. Ngayon, kung tatlong hard disk yan, ganun din yung sistema nun, sir. First hard disk, tapos second hard disk, hanggang sa pag napuno siya, tatakbo ulit siya. Cycle lang yun, sir. Okay, sir. Automatic na yun, sir. Wala na settings na. Automatic na yun, sir. Automatic. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Kung wala na po kayong question, sir, proceed na po tayo, sir. So, ito yung next natin is NVR. So, ganun din. Meron din tatlong series. Easy series, Prime series, tsaka Pro. So, ito yung NVR, nahati siya kung ilang hard disk ang pwede natin ikabit. Pinaka-konti, one hard disk, two hard drive, four hard drive, eight hard drive, tapos meron din tayong mga 16 hard drive. So, depende rin sa recording retention na kailangan natin. Ngayon, meron din siyang mga kit. So, ang available natin, meron tayong 4-channel na Wi-Fi kit, tsaka 8-channel. Tapos meron din tayong mga POE kit. And ito yung binabanggit ko kanina, yung single bay. Ibig sabihin, isang hard drive. Tapos meron din tayo ng mga dalawang hard drive. So yung ano natin ngayon, NVR natin, kahit one hard drive lang siya, since H.265 na yung compression niya, kung gagamitin natin na camera is Univue, tapos NVR Univue,
for 1 terabyte na apat na camera, kaya na natin mag-record ng 22 days for 1 terabyte. So kung naglagay ka dyan ng 4 terabyte, 88 days na yun para doon sa 4 channel. So ito yung naming rules ng NVR. So skip na lang natin to. So ano bang importante sa NVR? So sa NVR, ang tinitingnan natin dyan is yung incoming bandwidth. So example, itong NVR 30232S, ang incoming bandwidth niya is 160. Tapos, yung itong decoding capability naman, ang ibig sabihin na itong decoding is yung playback capability niya. Kung ilan yung pwede niyang ipakita sa screen mo during playback at the same time, no? Tapos syempre, kung kailangan mo ng mas longer na recording, kailangan mo mas maraming HDD slot. Then, kung PoE NVR naman yung kailangan mo, ito na yun. Kung ilang ports yung PoE niya. Pag non-PoE, minsan meron siyang isang LAN, tapos kung medyo maganda yung hard yung NVR Prime Series, minsan two LAN ports yung included doon sa NVR. Ngayon, kung yung mga E-series natin, meron siyang HDMI port tsaka VGA. So, pwede mo kabitan ng monitor yun, VGA monitor tsaka HDMI monitor. Simultaneous yung output niya. Kung ano nakikita mo dun sa HDMI, yun din makikita mo sa VGA. Ngayon, kung Prime Series yung NVR natin, meron siyang tinatawag na independent monitor. So, pwede ka magkabit ng VGA, tapos pwede ka magkabit ng HDMI. So, magkaiba ang nakikita nun. So, kunyari, 16 channel yung NVR natin. Doon sa HDMI, pwede ka magpakita ng channel 1 to 8. Tapos doon sa VGA, pwede ka mag-playback or gusto mo ipakita yung channel 9 to 16. Naka-independent display siya. So, balik ulit tayo sa incoming bandwidth. NVR 30232S. So, meron tayong 160 Mbps. So, yung kanina, kung na-recall nyo pa, yung sa H.265, ang 2 Mbps, ang 2 MB is 1 Mbps ang bandwidth. Tapos 5 MB, 3, yung 8, 4. So, bakit natin kailangan malaman yung incoming bandwidth? Kasi dun sa yung rule of thumb natin, at least 50% bandwidth utilization dapat. Hanggang dun lang yung gagamitin natin. So, kung 160 tayo, kailangan pinakamataas natin hanggang 80 lang, 80 Mbps lang. Ngayon, so example, meron tayong 2 MP na 10 piraso. So 20 Mbps yun. Tapos meron tayo, kakargahan natin siya ng 5 MP, 15 Mbps yun. Tapos 8 2 MP, 2 8 MP, 8 Mbps yun. So ang total niya 43 Mbps. So ano ba, yung 50% natin is 80 Mbps eh. So, safe pa tayo. Okay yan. Wala tayong magiging issue dun sa bandwidth utilization ng NVR. So, eto yung mga easy series, no? Yung mga kit na available. PoE kit. 2 megapixel PoE kit. Tapos eto yung NVR. Easy series. Ito yung back panel ng PoE NVR na 8 port. So, meron siyang 8 port na pwede mong saksak diretso yung camera mo dyan. So, kaya niya mag-support hanggang 250 meters. Tapos, pwede tayo, ito yung LAN port kakabit mo sa router. Ito naman yung mga non-PoE. So, ito yun. Meron siyang 2 LAN port. Kailangan mo ikabit yung wire papuntang switch, then yung PoE switch papuntang camera. So, sa Prime Series, NVR,
kaya mong anuhin tong function na to. Tulad yung fish eye dewarp, yung pinakita ko kanina na fish eye. So, kung easy series lang gagamitin mo, makikita mo lang yung 360 degrees na image niya doon sa isang channel. Pero kung gumamit ka ng prime series, pwede mong hatiin sa maraming channel yung fish eye image. Tapos, yung sa fish eye, meron tayong tinatawag na heat map. So, ano ba yung heat map? For example, naglagay ka ng isang fish eye sa gitna ng 7-Eleven. So, yung heat map na yun, kaya i-generate ng prime series na NVR. So, kung ano yung mga red areas, yun yung pinakamaraming pinupuntahan ng tao. Tapos yung ibang kulay, yung mas lighter, yun yung mas walang tao. So, sa business side, ang gamit nun is para malaman nila kung ano ba yung mga merchandise na pinupuntahan ng tao at mabili. Tapos pwede tayong mag-connect ng POS machine papunta sa Prime Series NVR. So, yung pinapunch ng kahera, lumilitaw dun sa camera. So, meron tayong next na ano, pwede natin pakita dun sa kung paano siya ginagawa kung meron ko yung question. Ngayon, yung pang-apat, independent HDMI and VGA, tulad nung sinabi ko, magkaiba yung pinapakita sa HDMI at pinapakita sa VGA. Tapos meron din, yung panlima, meron siyang read function or N plus 1. So ito yung dewarp. So sa prime series, pwede mong makuha itong apat na nasa kanan. Kung easy series lang, etong 360 degree fisheye image lang ang makikita mo sa screen. Ito yung mga prime series natin. Meron tayong mga, etong ibig sabihin ng R, may RAID function siya. Tapos kung ito, 308, ibig sabihin ng 8, walong hard disk. Tapos yung next is yung number, yung 32 channel. Tapos ito, yung 308-16, ibig sabihin 16 channel siya. So, ito naman yung mga Pro Series. So, pang ano na yan, pang sobrang laking project na yan. May mga video wall, may hot standby. So, ito yung Prime Series pa rin to. Ito yung Pro Series, 16 hard drive, tapos may RAID function. Yung N plus 1 hot standby, ang ibig sabihin nun, kung meron kang 10 NVR, meron kang isang NVR na standby. So, kung nasira yung isang NVR, yung standby NVR magte-take over. So, tatlong model lang ang nagsusupport nun. 308, 316, tsaka 516. So, dito sa unang ano niya, pinapakita niya na kung meron kang 255 na NVR, pwede kang maglagay ng isang standby na host. So before tayo mag-proceed, open ulit natin yung floor for any questions. Yes, sir. Good afternoon. Yes, sir. Yes, sir. Sir Joe from the ACICT Imaging Solutions. By the way, ask ko lang po regarding sa kit, yung 4-channel na Wi-Fi. Kasi may client po ako na lakas, sir. Malaki po ang bahay niya. Then, 3-story ang house niya. Gusto niya kasing ano, wireless lahat. So, paano ko gagawin yun? Kasi pag yung kit ang gagamitin ko, parang hindi siya makaabot sa baba eh. Kasi parang ang distance niya malabo. Kasi puro konkrito yung bahay niya. Paano po yun? Well, sir, may solution tayo dyan, sir. Una, yung wireless kit kasi limited lang yung range niya. So, IP camera, diretso papuntang NVR. So, ang problema mo dun yung Wi-Fi range, sir, di ba? Ngayon, opo, opo. Ang option natin dyan is... kung meron na siyang existing na Wi-Fi para doon sa buong building, ang gagawin natin, yung mismong IP camera natin na Wi-Fi camera, i-connect natin doon sa Wi-Fi na Wi-Fi network niya. Oo. Tapos, doon na natin papatakbuhin yung signal papunta doon sa NVR. Yun yung isang way, sir.
Kasi sa ngayon wala pa siyang ano sir, wala pa siyang wifi. Bali talagang from the scratch talaga. Pwede mo siyang oh, opportunity mo yan sir. So opportunity mo siyang bentahan ng mga mesh na wifi. So pwede tayong gumamit ng mga yung mga link si sir. Pwede namin kayo i-provide nun. So Sir Steven, yung nire-request ni sir, pwedeng ano, mag-ano tayo ng design sa kanya. Padala niya lang yung layout. Is it possible? Ah, sige sir. I-ano lang, mamaya lang siguro sir. I-message ko lang sa inyo. Sir Steven, may singit lang ako. Naririnig ba? Pantay. Oh, nawala si Sir Steven eh. Andali. Nag-freeze. Okay. Teka, nawala. Nawala. So far, okay ba yung presentation? Check na lang. Nawala. Ba't nag-green yun? Nawala. Teka, sandali ah. Nawala si Sir Steven. So far, okay ba? Sir, okay, sir. Ang galing, no? Yes, sir. Oh, maniningil kami mamaya kasi sinabi niya okay eh. Biglang may bayad. And then we planned this, you know, as early as August. Kaya lang naging busy. Kaya ngayon nagawa na. Medyo kompleto, detalye. Maganda. Tsaka layman's terms ang explanation ni Sir Steven. Magandang partner ng masterclass to, no? Tapos makakakuha na kayo Uniview project, ano? Hindi Hikvision, ha? Ayan na yata si Sam. Hello? Ayan na si Sam. Hello, sir. Sandali lang, sir, ha? Adjustment, Sir Steven. Bumalik sa amin yung hosting, eh. Yes, sir. Yes, sir. Napagod ata si Zoom, sir. Napagod na si Zoom, sir. In-stop ka eh. Sir Steven, okay lang magtanong ako? Wala. Sir Steven? Yes, sir. Tanong ko lang for the benefit of all, no? Yes, sir. If you are using Prime Series camera, it has to be Prime Series NVR then to avail of the smart functions, right? Parang Prime. Yes, sir. Tama. Kung Easy Series lang yung camera, hindi pwede. Tsaka Prime NVR, no? Wala. Walang smart series functions. Walang smart functions. Kung Prime Series yung, ano mo sir, yung camera mo, tapos gagamit ka ng Easy Series. Wala rin. Pwede sir, pwede gumana yung mga smart function. Ang meron? Meron sir, kaya yun. Ang ano lang natin sir is yung fish eye, yun ang hindi kaya ng Easy Series eh. Yung fish eye the warp, yung POS, yung independent display, yung heat map. Kasi yun ang NVR yun. Yes sir, tsaka yung 60 FPS na camera, gusto mong ganun. Function na yun, kailangan prime series yung gamitin mo, sir. Dinawin ko ulit, sir, ha? Prime yung camera ko, yung functions ng smart functions, kahit Easy Series ng NVR, pwede. Yes, sir. Pwede, sir. Okay. So, although may limitations. Okay. Yes, sir. Yung, ano kasi niyan, yung, ang advantage kasi ng IP, sir, dun parang sa IP camera side, pinaprocess niya na yung smart function eh. Yes, sir. Yung intelligence ng camera nandun sa camera side. Yes, sir. Saka kung intelligent din yung installer, no? Yes, sir. sige, go. Okay na. Yes, okay na ako. Thank you. Sorry, naputol ako. Medyo na ano, unstable yung internet eh. So ano pa yung mga questions, sir? Baka meron tayong hindi nasagot. Wala naman. Yung kay ano lang, yung tinanong kanina, yung design sa wireless, di ba? Bibili ng mesh ba? Magpapaano ng mesh? Yes, sir. Sabi kailangan ko sa kanya, baka pwede niyang padala yung layout ng bahay, padala sa atin, and then we can help with the design. Yes, sir. Pwede tayong tumulong sa design, sir. Basta kung meron silang question sa
design or sa mga installation, we are willing to help. Yes, sir. Oh, okay, last na ito. Tinanong ko lang sila eh. Maganda raw yung presentation mo. Sabi ko dahil maganda, free, may charge na to. Okay, biro lang. Go, go. Kung wala na kayong question, medyo ano na to, sir. Pupunta na tayo sa dulo. Okay, game. Game, game. So, yung sa software, meron apat si Uniview. So, etong dalawang nasa right side, yung Easy View tsaka Easy Live, ginagamit natin app to for mobile phones. And sa computer, sa Windows or sa Mac, pwede natin gamitin tong Easy Station. So, pwede natin gamitin ng Easy Station pang view ng camera, pang record, pang control ng mga video wall. Itong Easy Tools naman, ginagamit natin siya for hard disk calculator or for IP camera management. So yung punta tayo sa Easy Tools, pwede tayo mag-search ng mga IP camera, yung IP address ng camera. Pwede natin siya pang upgrade ng device. Pwede natin gamitin pang compute ng each hard drive. So ito yung sample ng Easy Tools. So pag binuksan natin siya under device management, makikita niya na lahat ng devices ni Uniview na connected sa network mo. So pag click mo tong letter E, mapupunta ka sa web config ng device at makoconfigure mo na siya. So dito nakikita mo na rin yung mga model, kung ano model siya, tapos nakikita mo na rin yung firmware version ng devices. So sa disk calculator naman, pag click mo tong add, pwede tayong mag-set kung ilang channel yung gusto mong ilagay. Yung compression, usually sa compression H.265 advanced mode na tayo para ma-achieve natin yung 1 Mbps for 2 megapixel. Tapos lalagyan natin yung resolution natin dito. Yung frame rate. Itong bit rate, ino-auto-assign na ni ano to yun, ni calculator eh, kung ilan yung approximate na bandwidth na magagamit. So pag click mo yung add channel, mapupunta na siya dito at pag chinek natin siya, pwede kang pumunta dito sa right side, yung disk space given or recording time given. So kunwari gusto mo maglagay dito sa example na to, 7 days nilagay natin. So pag pindot mo yung 2 terabyte, ang ibig sabihin nun, isang hard disk na 2 terabyte lang gagamitin mo dito sa, kasi 1 yung nakalagay dito. Tapos ang kailangan mo na hard disk lang kasi is 1,182 gig. So, kung dito naman sa disk space given, iseset mo yung hard drive capacity. So, in this example, kung 6 terabyte, 24 days, since walang nakacheck dito, kaya zero siya. Pero pag chinek mo yung 1080p, ipoproduce niya yung computation na rito kung ilang araw. So, bago tayo bumalik ulit dito sa susunod na topic, meron pa kayong questions? Meron pa kayong questions? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Pwede bang magtanong? Oo. Yeah. Bert, dong to. Anyway, yes, medyo maiba ng konti, ano, but related dun sa previous, hindi ko lang naitanong kanina. Yung may intrusion, yung camera intrusion, ano. Sure, syempre mag-alarm yun dun sa side ng ano, no? Sa NBR, DBR. Pero ano ang paraan para ma-connect sa mobile, sa cellphone, yung alarm? Pwede ba yun? Yung pwede natin i-set yan, sir, doon sa mobile kung meron siyang kunyari may na-trigger na certain katulad yung smart feature na sinabi mo, intrusion alarm.
Pwede ka ng trigger eh. Kung gusto mo ba, i-email ka? Or gusto mo, padala siya ng FTP na video? Or gusto mo, yung sa mobile app, kailangan i-verify yun kung kaya. Pero doon sa mini PTZ kasi na active deterrence, pinapakita nila na pag kunyari may taong pumunta doon, diretso sa app binabato eh. Ngayon, yung so sa, yung sa sistema na, sa Uniview, kaya yun? Kaya sa Uniview? Yes sir, yung sa mini PTZ. Pero yung sa smart feature nung camera, I think kaya yun eh. Pero i-verify ko sir, para sigurado sir ha. Babalikan ka namin sir. Ano pong name niyo sir? Para i-balikan kita sir doon sa question. Don Concepcion. Magandang ano yan, magandang advantage yan sa lahat kasi yan ang gusto ng mga client eh. Kasi yung simpleng makita mo lang sa camera, hindi naman lagi nakatingin ng mga tao sa camera. Pero pag na-alert, let's say sa mobile, magandang advantage yun. Sir, yung kung ganun ng concern nyo, pwede nyo subukan yung ano sir, yung mini PTZ na active deterrent. So, kunyari, naglagay kayo ng camera na yan sa second floor, tapos may umakit na tao sa bubong, magsasalita yung camera sir, tapos iilaw siya eh. May sirena pa yun sir, na... Hindi, ang concern kasi doon, let's say, wala ka naman doon sa lugar eh. Yes sir, so, kaya yun. Kaya yun, mini PTZ sir. Magbabato siya. So kaya sa PTZ model. Yes sir, yes sir. Without any ano yan, additional cost doon sa parang ano, no? Sa yes, system, sir. Ano? Sir, wala sir. Sir, daw, okay. Kaya lang NBR mo doon, Uniview rin. Yes, yes, of course, Sir Bert. Oo. Dapat lahat. Oo, kaya ano, Sir Steven, paborito ni Sir doon kasi Hikvision yan. Baka Uniview na favorite yan. Hindi ah. Joke lang, joke lang. Uniview paborito ko. May nagtatanong kanina, sagutin ko lang, ano, kung pricing daw sa Hikvision, Uniview, ang Uniview panlaban. Very competitive pressure. Hindi lang mas mababa, maganda pa, matibay, panlaban. Tapos, yes, kasama pa si Sir Steven, kasama rin si Sir Bert, at kasama yung buong office ko team, at saka kayo, kasama kayo. Okay? Para akong makakampanya. Meron pa kayong question, mga sir? Sir, question follow-up lang. Hindi ko kasi masyadong narinig kanina. Hello? Ano po yun, sir? Ano po yung hindi nyo narinig, sir? Next. Eh, sir, pala question dun regarding dun sa kay Sir Dong. Yung sinasabi nyo kanina regarding dun pakilakas, sa... Pakilakas, Dex. Hello? Hello? Mahina po dating nyo, sir. Pakilakas, okay, Dex. Hello? Yes. Hello? Okay na, sir? Yes, sir. Okay, go ahead. Sir, regarding lang dun sa tinanong ni Sir Dong kanina, meron ka kasing nabanggit kanina regarding dun sa mini PTZ natin. Regarding dun sa application. So, ibig sabihin, pag may na-detect siyang, like for example, alarm, kaka-capture ba niya na, tawag ito, picture o ikaka-capture na video na ipapakita na agad sa'yo? Yung sa mini PTC, kaya niyang iba to sa app, sir. Pero yung sa mismong mga prime camera na, ano sir, babalikan namin kayo, sir. Total, meron naman kayong record ng email namin. Pwede namin kayo bigyan ng sagot, sir. Siguro baka next week, sir. Bigyan namin kayo ng sagot dun sa... Ibabato niya directly sa app. Parang push notification yun, sir. Eh. Yun yung gusto ni Sir Dong. Yes, sir. Tapos may tanong dito, sir. Kung nagsisend, ano yun? Tingnan ko lang, sir. Ha? Meron kasing nagsend ng chat, eh. Ano po bang mga question niyo, sir? Dali, sir. Ah. Nakamute ata kayo lahat eh. Wait, sir. Ah. Ayan, sir. Ano po mga question niyo, sir? Daw ba yung mga ano yun? App? Oh, questions guys. Ano sa chat messages? Yes sir. Sir, hindi ko mahanap yung chat eh. Dali sir. Ayun. So may question
na ano yung tungkol sa video notification sa app, babalikan namin kayo, sir, kung meron, email namin kayo lahat. Then kung meron kayong mga questions, sir, paki-type din sa chat, ipabato namin lahat yung ano, sir, sagot dun sa email, sir, kung hindi masagot dito, sir. Sir, may tanong, free license daw ba? Ikaan ba yung tanong? Yung Easy View, yung para sa mobile phone, free software siya eh. Yung Easy View tsaka Easy Live. Tapos yung Easy Station, free din. Free din siya yung para sa computer. Free din siya. May nagtanong din kanina, on-beef compliance si UniView. On-beef si UniView. On-beef. Pwede niyo suportahan yung ibang brand basta on-beef. Pwede niyang palitawin dun sa NVR niya. Supported ba ng hybrid? Okay. Kung wala nang question, sir, pwede na tayong mag-proceed. Yung ano natin, ito yung heat tracker natin, ano? Meron tayong tinatawag na thermographic imaging. So, ito yung thermal imaging. Meron siyang dalawang klase, yung 2531 tsaka 2221. So, ito, pahapyaw lang to lahat. Ngayon, kung kailangan nyo sa project, pwede nyong lapitan yung office ko team, or pwede nyo lapitan si Sir Bert, or pwede nyo kami lapitan. Then, bibigyan namin kayo ng kung ano yung best na kailang pa na item para dun sa project ninyo for COVID purposes. Tulad ng etong thermographic kasi pangsukat ng temperature to eh, for high traffic areas like airport, railway, or mga schools. Yan, pwede to. Tapos ito pa yung iba. Siguro, kung nakapag-attend na kayo ng mga seminar before, yung CW180. Ito, pwede natin gamitin sa mga shopping centers or kung mga building na entrances sa lobby, pwede ito. Kinakapture niyo yung face, tapos at the same time, kinukuha niyo yung temperature. Itong isa naman, yun sa gitna, yung 213, pwede ito pang time attendance. Tapos, kahit nakamask yung tao, basta naka-register, ma-identify na kung sino siya. So, pwede siyang pang-time attendance. Etong last naman, metal detector siya na may face recognition. So, eto, pahapyaw lang din ulit. Meron si UniView ng mga video management software. Eto yung, ano niya, yung VMS Unicorn. Unicorn, kaya mag-support ng hanggang 2,000 devices. Tapos meron tayong BMS B180 and BMS B800. So, pag meron kayong malalaking project na kaya mag na kailangan ng BMS, meron din si UniView. So, ito yung mga network storage niya, IP SAN tsaka disenclosure. Meron din siyang mga video wall tsaka yung mga monitor and LED walls. So, before tayo mag-proceed sa NVR remote access, meron ba kayong mga konting katanungan or proceed na tayo sa ano, next? Wait lang, i-unmute ko muna kayo lahat. Ayun, may question ba kayo? Good afternoon, sir. Sir, tanong ko lang yung CW180. Pwede bang ihiwalay yung monitor niya tsaka yung pinaka-NVR niya? Ang nasa labas lang yung pinaka-bullet camera niya plus yung sensor. Pwede naman, sir. Kasi yung... Kaya lang, sir, ang purpose kasi nung monitor para alam ng tao kung saan siya tatapat eh. Kasi kung wala kang monitor dun sa harap nung camera, hindi malalaman ng tao kung tama na ba yung tayo niya or kung kailangan niya na ilagay yung kamay niya dun sa sensor. Yun kasi yung magiging guide, sir.
Pero kung may mag kung may mag-a-assist po sa kanya, okay lang po 'yon kahit nakahiwalay yung monitor mo dun sa. Siguro ang pwedeng solution diyan, sir, ilalayo natin yung NVR kunyari na sa loob ng office, tapos magpapatakbo ka na lang ng video, parang i-split mo yung HDMI output nun. Tapos papatakbo yung naka-split na HDMI, yun yung tatakbo dun sa labas. Yun siguro yung pwedeng gawin. Kasi bali ang concern natin, sir, yung bawal siyang mabasa, di ba? Dahil electronic device siya. Ibig sabihin, yung monitor kasi, parang iiwas mo dun sa pwedeng mabasa. Bali yung bullet camera, okay lang naman mabasa yun, sir, di ba po? Kailangan natin siguro siya ilagay na in such a way na hindi siya basta-basta mababa, mababasa. Eh. Tulad ng ano, yung may bubong. Basta may bubong yung location. Pwede dumaan yung tao tapos hindi mababasa equipment natin. Pwede yun, sir. Pero kung open area, malabo yun, sir. Masisira talaga yung equipment nun, sir. Ayun nga po, sir. Bali ang mangyayari, yung monitor, ilalagay siya sa indoor. Pero malapit din lang yung ano yung pinaka-camera po niya. Kumbaga para kasi siyang security guard ano eh parang guardhouse po siya. Bali yung monitor niya nasa loob lang ng guardhouse. Pwede 'yon, sir. Kunyari nasa bintana. Pwede 'yon, sir. Okay lang po yung ganun ihiwalay. Bali ang nakalabas sa nakalabas yung sensor tsaka yung camera lang po. Pwede 'yon, sir, kasi yung pwede kami magpadala ng video sa inyo, sir, eh, para makita niyo kung paano siya nag-ooperate. Pwede yun, sir. Pwede yun, sir. Gagawan siguro ng paraan yun. Yes, sir. Okay, sige po. Yes, sir. Boss Stephen, Boss Bert, may tanong lang ako regarding thermal scanning. Yes, sir. Yes, sir. Of course, can you send me the pricing, please, sa email? I'm interested to offer it sa mga building. Question is, it's an integrated system, meaning to say from the kasama na sa binibenta nyo yung monitor, of course the thermal scanner, and yung probably ano bang term dyan? Is it also sort of parang CPU yung nakakonect na pwede mong i-save yung mga scan, something like that? Yes, sir. Yung regarding dun sa CW180, yung monitor, optional yun, sir. Pwede kang magkabit ng TV. Kahit ano? Kahit ano, TV or kung anong monitor gusto mo ikabit. Basta may HDMI. So, walang requirement doon in terms of monitor. So, kahit anong monitor kaya? Yes, sir. Walang requirement. Tapos, yung pangalawang tanong mo, sir, yung sa ano, recorded yun, sir. Kasi may parang NVR din yun eh. May hard drive siya. So, lahat ng dumadaan doon, nakasave. Tapos, may search function din siya. So, kung gusto mo makita sino yung mga nag-high ngayong araw, makikita mo lahat yun. Kung sino yung high temperature. Pwede yun, sir. Makikita dahil hindi naman nakasave yung mga gawa. Hindi naman nakasave yung mga mukha nila. Ang makikita is Snapchat. Yung mga mukha pero wala naman mga pangalan kasi hindi naman sila naka-registered. So, yung ang paghihanapin mo, yung mukha yung papakita. Parang gano'n, ano? Yes, sir. Naka-snapshot siya. Snapshot yung mukha. Snapshot. Okay, snapshot. Snapshot with the yung temperature or yung thermostat na nakuha. Yes, sir. Tapos, pwede mong i-click, makikita mo yung video. Kung yung video na yun, pwede, sir. So it's a complete system, the scanner and the anong tawag mo doon sa parang NVR? Anong complete package na yan, sir. Pag sinabi mong CW180, yun na yun, sir. May camera na siya, may NVR. Pwede naman na. Can you disclose now how much is in price niyan? I-email namin sa iyo, sir, kasi yung lahat ng nandito, sir, hindi ko alam kung sige. Pa-email na lang kasi gusto ko malaman how competitive it is sa let's say naka-install ngayon sa SM. Sa, yes, sir. Very competitive natin, sir. Tapos kung kumusta yung warranty niya? Ilang, I'm sure may warranty yan, di ba? How many months? User 2 years for the heat tracker series. 2 years?
Yes, sir. Yung integrated system na yun, yung 2 years, integrated na yan. I mean, pati yung naka-NBR. Yes, sir. Yes, sir. Oh, sige. Is it okay? Pahingi ako ng ano, pricing. Ha? Boss Bert, yes, ha? Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you. Yes, thank you. Yun lang. Sino po pong may mga questions, sir? Kung wala po, sir, tuloy na po tayo. So, ito po yung sa NVR remote access. Ano? So, ito yung kanina, yung Easy Station. So, pwede siya pang device management, live view. Pwede siyang playback. Pwede siyang gamitin pang control ng TV wall. Pwede rin siya pang two-way audio. So, ito yung mga sample na screenshot. So, free naman siya sa i-download. So, pwede niyo siyang i-download. Tapos, pwede niyo siyang kapain siguro on your office. Ito yung live view. Pwede siya hanggang 64 na video. Tapos, ito yung sa mga device management niya. So, ayun. Hindi ko na masyadong in-explain yung sa Easy Station dahil pwede naman siyang i-download tapos pwede niyo siyang subukan. So, ito yung app na ginagamit natin sa mobile phone. Easy View. Ito siya. So, basically, kailangan yung pag na-download niyo siya, kailangan yung mag-register ng isang account. Tapos, pag nakapag-register na kayo, pwede niyong i-click yung devices and i-click niyo yung add. Then, may option kayo. So usually, yung usong-uso ngayon, pwede kayong mag-scan. Then sa NVR, ito yung makikita nyo sa NVR, sa network. I-click nyo yung Easy Cloud, then makikita nyo itong QR code na to. So scan nyo lang sa cellphone and ma-add na siya sa account ninyo. Ngayon, kung na-add nyo na siya, may lilitaw dito na isang button, parang delete. So, kung in the future gusto nyo nang i-disconnect yung account nyo dito sa device, pwede nyo i-click yung delete dito sa NVR para mabura siya. So, ito yung ibang mga screenshot sa mobile phone. So, pwede rin natin gamitin yung app na yan to upgrade the device. Itong P2P upgrade. So, pag click mo yan, yung NVR mo, kukonect siya sa cloud and i-download niya yung latest firmware. So, paano naman natin i-share yung DVR natin sa ibang user? So, ang gagawin natin is kiklik lang natin yung unit. Then meron ditong share button. So as long as naka-register na sila sa EasyView, pwede mo silang i-add sa account. Ngayon, ang maganda dyan is kunwari, gusto mong i-share sa kanya yung channel 1 and 2. Yun lang ang pwede niya makita. So kailangan mo gumawa ng account sa NVR and ang i-allow mo lang is yung 1 and 2. Then pag sinare mo sa kanya, ilalagay mo yung specific na user, kung anong user yon na 1 and 2 lang ang makikita. Then pag sinare mo, yun lang ang makikita niya. Channel 1 and 2 lang. Hindi niya makikita lahat. Tapos meron siyang validity period. So pwede natin iset yan. So pag lumagpas ka sa validity period, hindi niya na ma-access yung device. So ito yung Easy Live. Same din ang function niya. Ganito yung itsura ng pang-view din ng mga NVR. So, yung Easy Live at Easy View, kung may two-way audio yung camera, pwede natin pindutin yung mic tapos magsalita tayo doon. Ibo-broadcast na yung audio natin doon sa camera. So, dito naman sa Easy Live, makikita natin yung sharing list. So, ito yun. Dito sa right side, yung may pointer, laser pointer. So,
pwede natin makita yung validity, tapos kung kanino natin i-share. Tapos, may option din tayo kung gusto natin tanggalin yung access ng tao na pinag-share natin. Pwede natin gawin yun. So, basically, itong difference ng EasyView at EasyLive. So, okay. Then, may question ba tayo bago tayo pumunta rin sa NVR configuration? Sir Stephen. Yes, sir. Yes, sir. Nadidinig mo ako? Yes, sir. Yes, sir. Meron lang akong tanong. Regard kasi kanina ko pa gusto na itanong. Regarding do sa hybrid na NVR. Yes, sir. Yes, sir. Let's say mayroon akong mga cameras na naka-install. Let's say, built-in yung ano audio. So, syempre, unti-untiin kong i-upgrade. Ano. Yung bang natitirang, let's say, na camera na may audio na yan na analog, kaya pa bang makapag-record ng hybrid? Kung makakompatible ba siya? Yung regarding sa audio na analog, sir, it will all depend on the audio input port ng NVR natin. So kung may kung ilang input port niya, yun lang ang kailangan suportahan, sir. Unlike sa IP, so, kasi lahat may tayo niya eh. So yung sa NVR, sa hybrid kasi, sir, yun yung magiging limitation mo, yung input ng audio. Yes, sir. Ayun. Mm. So, kailangan pala masabi rin sa customer yun na magiging limitado pala pagka ano. Yes, sir. Yes, sir. Kaya, yung katulad ng ano bang advantage ng IP, sir? Siyempre, yan. Kung gusto mo, lahat may audio. Kahit 32 channel pa yan, sir, lahat kaya. Pero sa analog, kung ilan lang yung input mo ng audio, yun lang ang kaya niya. Ayun. Sige. Kailangan mo pa ng separate na kable para sa audio sensor, tsaka unlike sa IP, sa Cat5 na lahat tumatakbo yun. Audio, video, pati power, sir. Kasi nga, ano, alam mo naman, di ba, may ang mga latest ngayon ng analog, almost built-in na yung audio eh. So, dumadaan na rin yung audio mismo sa coax cable na rin. Yes, sir. Yes, sir. So pagdating sa hybrid ng ano UniView, hindi na pala masusuport 'yon. Kung ano, do double check ko yung tanong mo kung pinapatakbo mo yung modulation ng audio sa coaxial cable. Kailangan kita kung kaya ni support yung technology niya, sir. Ano pong name niyo, sir, para i-ano ko, balikan kita, sir. Ferdinand Falconi. Ferdinand. Yes, sir. Ferdi. Hi, Sir Ferdi. Hello, Sir Bert. Hello. Balikan po namin kayo, sir. Kasi na importante sa akin yan kasi sa mga ano, kung mag-upgrade kasi eh. Eh minsan yes, ang customer, wala naman agad pera para may full blast ka agad eh. Yes, sir. Balikan po namin kayo. Kung kaya niyo i-support audio over over coaxial, sir. Coax. Yun lang, Stephen. Thank you very much. Sir. Ano pong ginagamit nyo? HDCVI o TVI technology yung ginagamit nyo, sir? Both na eh. Pareho eh. Dahwa tsaka hik eh. Oh, sige, sir. Balikan po kita, sir. Sino pong galing yung sakali? Yes, sir. Yes, sir. Sige. Thank you. Boss, keep that question. Yes, sir. Yes, sir. Boss Bert, may somebody asked doon sa chat box about yung wireless cam, ano, na meron din kasi kami potential eh. Medyo malaking area then hindi pwedeng lagyan ng talaga ng ano ng linya eh. So, of course, yun na yung mesh wireless ang possible. Ang UniView ba meron kayong brand niyan, yung mesh, or wala pang problema if we use other unit available sa merkado, or meron kayo specifically for your ano, for your
wireless? Wala nang problema sa gamit tayo ng ibang networking parang mesh technology na available, sir. As long as masusupport na yung connectivity ng wireless natin, sir, wala tayong magiging issue doon, sir. Pero kung parang yung configuration at saka very compatible na kaagad, walang problema. So you have your own mesh. Issue sa compatibility niyan, ang very simple lang yun, sir. Parang cellphone natin, gusto natin kumunik sa access point or sa router, yung sa bahay. Ganun lang po kasimple. Ganun lang. Parang repeater lang. SSID tsaka password dun sa camera, then yun na. Papasok na yun, sir. Okay. Okay. That's good to know. So any available pala sa merkado, pwede nyo yun. Sir, yes, sir. Pwede siyang gamitin, sir. Okay. Sir Steven, so long as yung camera is wireless, right? Yes, sir. As long as wireless, yes, sir. Hindi, of course, sir. Hindi yung ordinary IP, yung wireless IP. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, yes. Okay, thank you. Yes, sir. Sir Steven, before you proceed, ano, magre-request lang tayo ng group photo opportunity. Yes, sir. Yes, sir. So, ano oras pwede? Mamaya, bago matapos? Mamaya na lang, sir. May paraful tayo, sir, para maipon yung tao. Sige, very nice. Hintayin yes, natin sila umalis tsaka tayo paraful, no? Pwede, sir, pwede. Okay, continue, sir. Thank you. Thank okay, you. Sir. Okay, sir. Wala? Hindi ba? May paraful pa rin. Tawagin lang sa photo. Okay, sir. So, proceed na tayo, no? Sa configuration ng NVR. So, yung IP camera natin, default password, 123456. So, admin ang username. Sa NVR naman, kung hindi pa upgraded yung firmware, ang default niya, 123456. Pero kung, usually, before namin siniship out sa inyo, ina-upgrade na namin to the latest firmware yan. So, since nagre-require si Uniview ng higher security, ito na yung pinapasok namin na password. Capital U, tapos may tuldok sa dulo. Ayun. Huwag niyo po kalimutan yung tuldok. Then, kung meron kayong mga devices na nakalimutan yung password, kailangan lang namin sa inyo is yung serial number ng device and yung date nung nasa NVR. Then magbibigay si Uniview ng temporary password para ma-access natin yung device. So, ito yung ano natin, konting troubleshooting lang. So, kung hindi natin mahanap yung IP camera, subukan natin siya i-search dun sa NVR. Baka may IP conflict lang or iba lang yung IP address na nakaset sa kanya. Tapos, minsan, baka yung LAN cable natin, hindi siya nakakrimp mabuti or mali yung color coding, kailangan natin gamitan ng LAN tester. So, straight configuration lang ang ginagamit natin for IP camera system. Tapos, ito yung sa ano ng NVR, yung parang sa interface. So, pag pumunta ka sa menu, sa camera, makikita nyo na lahat ng IP camera doon. So, yung ibang NVR, plug and play siya. Pag sinaksak mo yung camera, after a few seconds, lilitaw na yung image. Pag hindi, pupunta ka dito, then kailangan mo i-click yung plus para ma-add mo siya sa system ng camera. Then, kung makikita nyo, auto switch to H.265, kailangan mo i-check to. Tapos, piliin natin yung U-code, advance, para bumaba yung bandwidth ng camera to, kung 2 megapixel, bababa ng 1 Mbps yun. So, kung 8 megapixel, bababa siya hanggang 4. So, ang advantage nun, magaan lang siya sa network, tapos matipid siya sa storage. Ito, may experience rin to kung minsan
Yung ibang mga napadala namin ng dome camera, pag hindi pa nakaset dito, by default kasi parang naka 50 hertz kasi yung indoor na setting ng dome. Eh. So, yung iba nagko-complain. So, yung iba ginagawa namin, siniset na namin dito. So, kung hindi pa nakaset yung device nyo, siset lang natin yung exposure niya to indoor 60 hertz. So, yung frequency lang yung nagkaiba doon, kaya nagko-cause ng flicker. Ngayon, meron din kami na experience ng kahit naka 60 hertz na nag-flicker siya, ang reason pala is yung LED light, iba yung frequency na ini-emit niya. Parang substandard yung frequency ng ilaw niya. Eh. So, nung pinatay yung ilaw na yon o tinakpan, nag-stable yung image. So, paano natin ginagawa yon? Pupunta tayo sa exposure setting ng camera. Tapos, exposure mode, set natin yung indoor 60 hertz. So, sa Pilipinas, ito yung ginagamit natin, 60 hertz. Pag sa loob, pag yung may ilaw tayo. Tapos, kung prime series yung camera mo or easy WDR, hindi automatic yung WDR. Kailangan natin i-activate sa camera. So, dito natin ginagawa yun. Pupunta tayo sa WDR, set natin sa on. Ngayon, yung ano naman, kung na-experience nyo rin yung kunyari natatamaan ng ilaw yung camera nyo, gusto nyong matagal bago siya mag-switch, bago mamatay yung IR or bago bumukas, dito yon sa day and night switching. By default, 3 seconds ang nakaset. Eh. So, pwede natin habaan nito, depende dun sa setting ninyo. Kung hindi nyo na kailangan galawin, iwanan nyo na lang as is. Tapos yung encoding, ang IP camera kasi meron siyang mainstream at substream. Eh. So, ang mainstream, ang ibig sabihin nun, pag tinitignan natin yung camera ng isang channel na siya na lang, ito yung setting niya. So, kung 2 megapixel yan, 2 megapixel. Ngayon, kung naka 4 split screen, ang pinapakita sa inyo ng NVR, ang display niya is substream. So, ito yun. Pero by default, ang recording natin is mainstream. Mainstream ang record niya. So, ganun ulit. Kung may audio yung camera, stream, i-check lang natin tong audio stream. Tapos, yung U-code, piliin natin yung advance para ma-maximize natin yung Ultra H265. Tapos, pag POE NVR ka, paano mo i-activate yung extended POE? Pupunta ka sa camera, then dun sa setting niya, i-check mo lang tong extended transmission. Kailangan mo i-check. Para gumana yung 250 meters maximum. Tapos, pwede natin pagkakabit sa internet yung NVR, pwede natin i-upgrade yung both NVR and IP camera firmware sa cloud. So, kung camera, click mo yung camera, punta ka sa advance, then click mo lang yung by cloud. Yung by cloud na, itong by cloud na ano, then click mo yung check new version, check mo yung mga camera, then check mo yung new version. Kung latest version ka, sasabihin niya sa'yo latest version na. Kung hindi, pwede mong i-click yung upgrade. Sa NVR, ganun din. Upgrade. Punta tayo sa maintain. Then upgrade. Upgrade by cloud. Then pag-click mo yung check, sasabihin niya sa'yo kung latest version o hindi. Kung hindi latest version, pwede mo, may lilitaw na upgrade dito. Pwede mong i-click yan. Tapos, itong pinag-uusapan natin kanina yung pag-compute ng incoming bandwidth. So, makikita natin lahat yan sa network statistics. Network info, network statistics. Yung IP camera, ibig sabihin, yung current IP camera na nakakonect ngayon, ilan yung ginagamit yan na bandwidth. Itong idle, ito yung remaining reserve mo. So, pag in-add mo itong nandito, tsaka ito, yun yung total incoming bandwidth. So, basta utilize natin 50%. So, kung tulad na ito, 64 Mbps siya, dapat hanggang 32 lang yung gamitin natin dito. Tapos, ano pa bang question nyo before tayo mag-move sa
Susunod. Ano pang question niyo, sir? Sir, good afternoon po. Yes, sir. Sir, tanong ko lang, kasi sa Hikvision, kapag nag-install ka ng apps, ang inire-register mo yung serial number ng NVR, parehas din ba yan sa UNB or kailangan i-scan mo yung code? Kasi pag inire-register mo yung serial number ng NVR, kahit anong configuration na gawin doon sa NVR or ilipat yung sa ibang lugar, makakakonect ka pa rin as long as alam mo yung password para makakonect. Sa UniView, sir, una, kailangan mag-register tayo ng account. So, kunyari, nasa pangalan mo yung account. Lahat ng i-scan mo na, yung ini-scan mo kasi actually sa QR code, serial number din yun, sir. Kaya lang, imbis na itatype mo siya manually, ini-scan lang natin ng camera para basahin niya kagad, para hindi ka na mag-type. So, ganun din. Kahit ilipat mo siya sa ibang bahay, basta as long as may internet siya, lahat ng device na naka-register sa account mo, makikita mo yun, sir. Ma-access mo siya as long as naka-register siya sa'yo. Pero once na-delete mo na siya sa account mo, kailangan i-scan mo siya ulit para ma-access mo. Yes, sir. May question pa kayo, sir? Kung wala na, sir, tuloy na po tayo dito sa susunod. Yes, sir. Yes, sir. Ah, sir, isa pa. Kasi halimbawa, yung mag-view is nasa abroad. Gusto niya ma-view yung pamilya niya sa Pilipinas. So, paano po niya yun may scan yung QR code? Mabilis lang po yun, sir. Gumawa lang po siya ng account. Tapos yung nandito sa Pilipinas, pwede niya i-share yung... pwede niya i-share yung... sino man yung gusto mag-view abroad. Pwede po yung sir unlimited na mag-review niya? Unlimited yun sir, yung kunwari, in-scan ng asawa niya sir, may account yung asawa niya. Tapos gumawa ng account niya sa Amerika kunwari. Pwede niya i-share yun eh. Through share lang niya, makikita na yun. Kasi regarding doon sa share mo yung camera, halimbawa kasi magkakapit bahay, magkakamag-anak, yung meron ka lang certain camera na gusto mo, yun ang ma-view nila na unlimited. Pwede po ba yun? Pwede yun, sir. Kailangan natin gumawa ng user sa NVR. Kunyari, kunyari, sir, user number 1. Gusto mo pakita sa kanya, camera 1 to 4 lang. Tapos user number 2. Salamat po. Share ko sa iyo, sir. Pwede mong makita na yung particular camera lang ang makita. Wala nang iba, sir. Salamat po. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kung wala na pong question, sir, tuloy na po tayo, sir. So, ito, sir, yung siguro, alam niyo na rin to, sir, yung solution best practices, ano? So, yan, sir, pag nagkikrimp tayo, kailangan maayos. Tapos minsan, nilalagyan pa natin ng rubber boot. So, iniwasan natin na nakalawit yung wire, sir. Ngayon, yung sa, ano din, kinoconsider din natin, pag nag-install tayo, madalas kasi hindi natin ginagawa to eh. Ano ba ang purpose ng camera na yun? For identification? For detection lang ba ng tao? Or for ano? So ito basically yung sa 2MP ni UniView. So to identify, kailangan 6.7 ano siya? 6.7 meters kung 4mm. Para makita, sir. Ngayon, kung to detect lang, eto, sir. Ibig sabihin, maliit lang ng image yun. Sa 5MP, ganun din, sir. So, habang tumataas ang ano natin, megapixel natin, mas ano siya, lumalapit yung ano natin, yung sa identification. So, identification, ibig sabihin, makikita mo yung facial features ng tao. So, eto, sir. 8 meters away, 8 megapixel, kita pa niyo yung mukha ng tao. So, ito yun. Yung sa ano naman, waterproofing. Ito, lahat ng IP camera ni UniView meron ganito. So,
gamitin natin siya para hindi mapasukan ng tubig yung network port pag outdoor ang installation natin. So, ganun lang ang ano, ito yung instruction. So, para maging watertight yung connection natin. Tapos, ina-advise din na yung mga na-expose na wire, i-ano rin natin, balutin din natin para kung sakaling mapasukan man ng tubig, hindi magkakaroon ng short circuit. Tapos pag nagkakabit tayo, iwasan natin yung camera na nakatutok sa ilaw, sa mga malalakas na backlight. Pero kung hindi maiwasan, kailangan natin gumamit ng WDR. Tapos yung sa shade, ganun din. Kung nasa madilim na part yung camera tapos maliwanag yung ano, may ibang epekto din kasi sa camera eh. So, kung hindi talaga maiwasan, pwede tayong gumamit ng WDR. Tapos, ilalayo natin yung mga camera natin sa mga high tension wire. Ngayon, kung talagang hindi kailangan, kailangan lagyan natin siya ng mga piping. So, kung outdoor naman, kailangan maglagay tayo ng mga surge protection para kung may kidlat at may surge, paprotektahan din yung mga devices natin. So, may question pa kayo bago tayong magkaroon ng konting paraffol? Ano po, sir? May mga tanong pa kayo, sir? Mga sir? Wala na po. Built-in surge protection daw ba ang Uniview IP cam, sir? May tanong. Meron, sir. May built-in na protection ng Uniview IP camera. 6 kilovolts. Built-in na. Okay, good. Yes, sir. So, ano natin, sir? Yun na. Kung gusto natin maglagay ng extra protection, okay din, sir. Mas maganda yun, syempre. Kung meron ba tayong extra level of protection. Yes, sir. So, Boss Stephen, just to reconfirm, yung DVR, FVR, kahit hindi na maglagay ng AVR, okay lang? Yung, ano, sir, dun siya sa video side ng, ano, di ba, yung protection ngayon, kung may additional side tayo, yung AVR kasi, sir, ang pinoprotection natin is yung electrical side, sir. So, kailangan meron pa rin tayo nun sa electrical side. Yung sa NVR, no? Sa, kailangan natin for fluctuation of voltage, sir. Yung sa AVR, sir. So, okay. Yes, sir. Any ano pong question? Sir, kung ano pong mga tanong nyo, baka kaya namin sagutan, sir. Magaling mag-explain si Sir Steven, ano? Baka hindi po naintindihan, sir. Hindi, ang maganda kasi technical yung in-explain mo. You explain it normally in layman's term. Yes, sir. Yes, sir. Is it naiintindihan? Yung camera po ni Uniview. Pagala. May mga outdoor cameras. Teka. Yung mga camera po ni Uniview, although IP67 na siya, may mga outdoor camera ba na metallic yung case? Meron, sir. Meron pong... Kasi ang reason behind bakit plastic yung mga entry level, kasi ang hinahanap nyo po kadalasan at pinakamura, yung plastic ang camera natin. So, meron tayong model na metal. Meron po yan. Okay, ilang ka? Meron po. Ayun ka, ano ba yung tanong? Pa-add naman po, Sir Steven. Sa FB. Okay, ma'am po. I-add. Ayan, Sir Steven, nagod ka na. Joke lang. Ano po pong mga question nyo, sir, na hindi namin nasagot? May explosion proof ba ang Uniview? Meron po.
on a per requirement basis, you can inquire. Siguro bago po natin sagutin yung ibang tanong pa, sir, magpa-raffle muna tayo konti. Sandali lang, sir, ha? Sir, singit lang ako, 10 seconds, ano? Yung mga, ano, mag-i-invite lang ako sa masterclass, batch 4, seminar 1, October 24 and 25. Yung mga naka-attend na dyan last year, pwede kayong matend ulit kasi malaki binago ko rito eh. More than mga 60-70% yung binago ko. So, October 24 and 25, PM me for the details. I'll send you the course outlines. Ano? Malaki ang bago. Okay. Sir. Thank you, thank you. Lahat po ng attendees, kung hindi pa po kayo naka-attend ng masterclass, supportahan po natin si Master Bert Joseph or the masterclass. Thank you, Sir Steven. Ano po pong mga question niyo, sir, na hindi natin nasagot, sir? Or kung meron kayong any wild question, sir? Ano pa mga tanong nila? Sir, na-discuss na ba yung ano? Yung distance ng kable? Yes, sir. For hanggang gano'ng kalayo yun? Pag yung high power PO yung gagamitin natin na switch, 250 meters. Pero pag standard na POE switch, 100 meters ang maximum. And then, kung naka-built-in POE, ito paano? Built-in POE in UniView, 250 meters ang maximum. Kaya. 250. Okay. Okay. Malayo na po yung 250. Malayo na yun. Pero kung lalagpas doon, siguro maganda is either wireless sila or fiber. Eh, no? Fiber optic. Yes sir, pwede yun. Wireless or fiber optic. Ideal sana fiber. Ang problema yung cost implications, budget ng kliyente. That's the problem. Eh. Yes sir, an advantage kasi ng IP sir, kung lalo na kung large scale na yung project natin, kunyari meron kang switch, pwede mong, kunyari 8-port lang nilagay mo doon, pwede mong palitan ng mas malaki. So pwede ka nalang magdagdag ng camera without running wire from camera. Wire. So hanggang switch. Doon lang tayo, dagdag lang tayo ng dagdag. Sir Steven, baka pwede in a general statement lang. Ano? IP analog, ano ba ang beneficyo using an IP o sa installation ng IP compared to analog? Kung ano kasi, analog versus IP, yung IP kasi, kung mapapansin mo, isang connector na lang ang kailangan natin, RJ45 na lang. Wala, hindi na natin kailangan ng BNC, balloon, or power plug, or power supply. Mawawala na po lahat yan. Centralized power supply, lahat, hindi nyo na kailangan yan. Ang kailangan mo na lang, kung PoE NVR gagamitin mo, at 5 na lang papatakbuhin mo sa camera, tatakbo na yun. Wala na tayong ibang ano. Ngayon, sa analog, kailangan mo pa ng flat cord. Papatakbo ko ng flat cord. So, minsan, nagiging issue pa yan kung 12 volts papatakbuhin mo, kung malayo, mag-voltage drop. Minsan, kumukurap na yung camera pag masyadong malayo. Hindi mo na magiging problema sa IP yan. Tapos, yung costing mo ng wire mo, wala na. Kasi isang wire na lang gagamitin mo, cut 5 na lang. Eh. Hindi mo na kailangan ng flat cord. Tapos kung 220 papatakbuhin mo, di ba kasi 220 pinapatakbo eh, para adapter. Ngayon, kung sa IP, hindi na natin kailangan yun. Cut 5 na lang. Kung PoE NVR. Ngayon, kung non-PoE gagamitin mo, kailangan natin ng PoE switch. Tapos, ang advantage nun, scalable siya. Pwede tayo magdagdag ng camera doon sa switch. Tusok na lang tayo ng tusok sa switch. Pwede ka na magdagdag ng camera. Tapos, at the same time, siya na rin magbibigyan ng power sa camera mo. At saka, if I may add, no, sa maintenance, no, kunyari, during the warranty, mas maraming incidents ng problem sa analog kaya sa IP. Eh, no? Yes, sir. Mas stable ang IP. Tulad ng analog camera, hindi naman natin siya pwedeng i-upgrade firmware. So, hindi siya tulad ng IP na pwede natin i-upgrade yung firmware niya. So, via cloud na rin yung upgrade or kung gusto mo, na-download natin yung firmware, papadala natin sa installer, i-upgrade nila on-site. Or pwede rin remotely. Pwede yun.
Saka sa experience ko, pinakamarami, no? Source ng problema, concern nyo sa wild maintenance, power. Yes, sir. Yes, sir. May question dito, sir. Yung additional cost ba ang power adapter sa IP? Yes, sir. Kasi hindi included yung power adapter sa IP camera, sir. Eh. So, if you will use the power adapter, kailangan yung mag-purchase, sir. May question pa dito, sir. Yung warranty ng UniView. For Easy Series, usually 1 year binibigay natin. Tapos pag Prime Series, 2. Pero lahat naman yan negotiable eh. So kung meron kayong project na ano, pwede namin kayo supportahan. No problem. Pwede extend. Yes, sir. Yung technical support ng UniView, sir. May question dito si Sir Alpatek. Yung tech support, basta tumawag lang kayo, sir. Pwede namin kayo tulungan sa design. Kung any technical difficulties, we can support you. Tapos kung hindi na kaya dito, i-forward natin sa engineer ni UniView. And yun, sila na yung magagawa na solution. Tapos meron pa pala akong pwedeng tungkol dun i-share sa inyo. So si UniView, meron siyang parang engineer certification from the manufacturer. So kung sinong interested, paki email kami ng full name, contact number, tsaka email address para i-enroll namin kayo dun sa engineer certification ni UniView. So self-paced yun. I-access nyo siya online. Tapos every 3 months, meron siyang exam. Kung nakapasa kayo sa exam ni UniView, bibigyan kayo ng certificate ni UniView for engineering certificate. So ang main purpose nun is una, syempre, yung knowledge ng technical team nyo. Pangalawa, kung may bidding kayo na pinasok at humihingi ng technical certificate ng engineer from manufacturer, certified na yung mga engineer nyo. Sir Steven, kailangan ba yung registered dealer? Dapat, sir. Para hindi rin magagamit yung hindi siya registered dealer na yung review. Ibig sabihin, bumili na. Tama? Yes, sir. Ayun. Pwede ba registered third party camera? Ako interested. Yes, sir. So, ano pa kayang mga question niyo, sir, na hindi niyo naitanong, sir? So, yung siguro, yung iba napagod na rin, sir. So, medyo matagal na tayo. Mga 2 hours, higit na rin tayo. So, kung wala na kayong katanungan, pwede na natin bago tayo magtapos, siguro meron lang tayong konting paraffle dito sa mga participants natin. So, wait lang sir. Magpaparaffle lang siguro tayo ng 2 entry level na camera, isang dome tsaka isang bullet. Yung gumagana, no sir? Yung pang display sir. Lahat daw ba ng NVR POE 250 max, 250 meters lahat ng model? Lahat po, 250 meters lahat, 250. Okay. Meron lang ako ipo-point out, kapraso lang to. The reason office ko is not carrying 16-channel NVR na walang POE is the price is the same almost, no, with the 32-channel NVR without POE. Saka mura yung 32 channel. Okay? Yung sir, don't worry mga dealers. Siguro kung kailangan nyo ng 16, meron nilabas si UniView na bago. Very price competitive na 16 channel na ng POE. Siguro pag dumating yun, i-advise namin kayo kaagad. Ayun. Oo. Ayun, pambato. Pambato natin. So, ayun sir, siguro, ano bang gusto nyong unang bulahin natin? Yung yung dome o bullet? Pero yung gusto nyong bulahin ng totoo, dome o bullet?
Bullet. Mamaya, pag-alis niya yung MBR pamimigay. Defective. Sige po, sir. So, sa unang goal natin, para magamit niyo rin, matesting niyo rin, kung di pa kayo bumibili, namin, gift namin sa inyo. So, sino bang swerte na mananalo ng dom ano natin? Naka-share ah? Naka-share siya. Ay, wait lang ah. Lipat ko lang yung share ng screen ah. Dali ah. Yan po. So, dali po ah. Ano yun natin ah. Ano yun natin ah. Hindi po nyo nakita yung bola eh. Ayun. So, nakikita niyo na po yung wheel? Yes, sir. Yes, sir. So, yung bubulahin natin yun is yung dome bullet muna, dome. So, ito yung magiging lucky winner na. Ayun, sir. So, nandiyan po ba si Mr. Ian Lorenzo de Castro? Ian Lorenzo de Castro. So kung wala po siya, hindi po natin ibibigay sa kanya. Magbubuhod pa tayo ng iba. Kung sino lang po yun nandito sa na-active, sir, yun po yung yan natin. Calling Mr. Ian Lorenzo de Castro. Calling once, calling twice. So wala po si Mr. Ian. Sayang po. Isa po, isa pa. Nandiyan po ba si RB? Nandiyan po ba si RB? Wala rin. Nandiyan, sir. Nandiyan po ba si RB? Yes, sir. Nandiyan. Nandiyan po? O siya po yung ano, ililista po natin. Nandiyan po si RB, nandiyan po. Yes, sir. Nandiyan po. Ayun. Yes, so sir. Si RB po yung nanalo ng dome natin. Dome kama na natin. Ang next po natin, bago po tayo mag ano ng sir, may message po kayo, sir. Sir Bert. Ano lang, wala naman. Yun lang sa masterclass kung October 24 and 25. Just PM me the details. Kahit yung naka-attend ng last year, I think you need to attend. You know? Because iba eh. Iba na ito eh. Iba. Mas magaling ako ngayon kaysa last year. Mas bibo ko ngayon kaysa last year. Mas bibo. Yes, sir. Can we request for a group photo opportunity para makita nila yung power ng office ko, Uniview? Mag-picture na po tayo. Photoshop. Hindi pa ba tapos yung raffle? Ay, sorry. After the raffle. So, ano muna, sir? Picture muna tayo, sir, bago mag-raffle, sir. Hindi. Pagkatapos na ng raffle. Akala ko tapos yung raffle. Sige po. Ito, pali, ito na yung kulit na camera natin. So, Marlon. Calling Mr. Marlon Sanoy. Nandiyan po ba si Marlon. Mr. Marlon Sanoy? Nandiyan ka, Marlon. Ako, Marlon, ba't umalis ka? Marlon! Calling twice. Wala po si Sir Marlon Sanoy. Sayang po. So, magdodraw po ulit tayo para sa ibang ano bullet. Magaling yung ano, Uniview. Nag-detect talaga ng mga nananalo ng raffle na wala na.
Ayan, so... Brian Monisit. Sir Brian? Sir Brian? Yun. Nandiyan ba? Nandiyan? Okay, congratulations. Nandiyan po. Ayan, nandiyan sir. Congratulations. Sir, so... Hindi ata, naka-unmute ata sila. Ma. Yeah. Ayan. Sir Brian, nag-chat-chat sir, nandiyan? Si nandiyan sir po, nandiyan. Thank you daw po. Okay. So, sa lahat, tapos, mag-group photo po muna tayo. Okay. Screenshot, sir. Ano si Sir Steven? Sir Steven, maging stop share ka raw. Tapos gallery review. Stop share, gallery review. Yan ba yan? Okay. Okay. Sige pa daw. Kulang. Ang dami. Kulang pa. Ang dali lang pa. Lahat ng party fans. Sandali lang siya. May ilaayos. Yes, sir. Yes, sir. Overall, ano? Anong comments ng mga attendees? Maganda, ano? Maganda, sir. Maganda, sir. Ah, gusto ko na nga maging installer, eh. Maka, sir, kung meron kayo mga suggestion pa hindi natin na idagdag dito, pwede natin idagdag sa susunod, sir. Ah, magkakaroon pa ng panibago to. Huwag nyo na ipatuturo sa amin ang Heat Vision, ha? Okay na? Sandaling-sandali na lang, oh boss. Naayos eh. Hey, bilang na? Oh, one, two, three. Smile. Isa pa? Hala. Okay. Sa number two. Okay. One, two, three. Smile. Number two. Tatlo. Isa na lang yung pangatlong screen. Oh, yung pangatlong screen. One, two, three. Smile. Okay. Okay na. Okay, thank you, Steven. Thank you. Thank you. Unit you. Oh. Pag umorder kayo lahat, kokota na. Kokota na kami. Thank you. Okay. Thank you po sa lahat. Thank you po. Oh, master class on October 24, 24. Oh, sige, sir. Oh, malapit na. Para mas madagdag ang benta nyo, pinagsama na si Sir Steven at si Berto. Okay, technical net sales and business. Okay, thank you. Sir, pasen ng copy ng seminar. Yes, sir. Yes, sir. Ng copy. Padalan mo ni Andres. Yes, sir. Thank you po sa lahat. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Thank you.